Yo, welcome sa Milk and Wine Podcast. Sa mga babaeng gustong sumali dito sa aming Milk and Wine, i-message nyo lang sila Bruha sa Instagram at la.bruha. Sa mga gustong maglagay ng logo dito sa baba, pwede natin lagay yung logo nyo dito, message nyo lang ako kaya si Shot by Lakika. And, papakilala na natin ang ating mga lalaki muna. Simula sa kanan, mula Cuba. Ibang address na naman, di ba? Oo, di ba? Ives Presco! Yeah! Pare ko angat ka konti, baka hindi ka kita. Frank Mendoza! Yeah! Oh, pag di pumalakpak, pinuputulan ng kamay ah. Yeah. Siyempre, Bugoy na Uykoy. Yeah. Dahil mong anak ah. Budoy 613. At syempre ang inyong lingkod. Shot by Pudo. Uy, umay, pinutol mo yung palakpak. Welcome sa mga guests natin ngayon. Ang dami mo na naman busy. Koy, pinipilit mo talaga laging punuin tong hindi naman pang pituhan yung couch na yun. Para sulit yung ano. Kaya nga eh, ang galing eh. Yo, Sam, oy. Stoy, laro lang, laro lang. Oy. Stoy, laro, laro. May nag-aaway sa likod. Game dong, game. Sorry, na-distract. Yo, sa mga guests natin, magpakilala kayo kung anong pangalan nyo, saan kayo makikita sa social media, at anong ginagawa nyo sa buhay. Simulaan natin sa iyo. Yan. Hello. My name is Liv. Pangalan ko sa Facebook, Instagram, tsaka kung saan-saan. Ano, Liv Kirtan Kaur. Tapos, ano, mahanap nyo rin ako, ano, Rain of Soul Surf, ganun. Tapos, ano, ayun, ginagawa ko, kumakanta ako, tapos, Wait lang kasi nakinginig yung pisik. Hinga ka muna, ang ganda niya na. Hindi, ano lang. Masaya lang siya. Yan. Kalma mo lang. Ayun. Kumakanta ako, tapos nagtatato and nag-Reiki healing and mga tarot cards. Mga ano yung healing? Reiki healing? Energy healing siya yun. Energy healing. Pang balance na yung mga chakras. Yung mga may usok-usok kayo, yung mga ganun-ganun. Parang Hare Krishna? Parang Hare Krishna, ganun? Hindi siya ano eh, parang sa Japanese siya na ano, sa Japanese culture siya nakuha, pero... Okay. Ayun. Mike. Hindi na rin naging... Naki-curious ako paano yun. Yung ba yung mga nakikita namin sa ano na, parang mga naka-dreadlock sila, tas... Yung ba yung mga ganun, o iba yun? Kahit naman di ka naka... yung lagi ko nakikita sa mga TikTok ba? Mga ganun. Yung kunwari nakahiga yung client, ganun. Tapos para magre-relax lang siya. Tapos magsaset ng intention. Tapos ano sa hands mo, parang magta-transmute ka ng ano, positive energy or kung anong kailangan na energy. Or energy ano, healing tawag doon. So para ka nagmamasahe ganun? Oo, na parang iminamasahe yung ano mo, yung soul mo. Ganun. Yung ba yung may mga pinatutunog pa kayo? Ting! Oo, yung may mga singing bowl. Ganun. Ah, mga mango type beat to. Yeah. Oo! Shoutout sa'yo, Om. Om na siya ngayon. Om, pangalan ng baby ko, Om. Oo, tama, pangalan ng baby niya, Om. Yung trauma namin si Om, kailangan niya makilala yun. Game. Okay. Balikan natin mamaya. Next. Ako si Nerissa. And ang social media ko ay Facebook and IG. And mahilig ako sa... Saan ka makikita sa social? IG. I mean, paano ka makikita nila? Yeah. Isa gush. Yeah. And mahilig lang ako maglaro ng GTA. GTA? GTA. Nakakatakot to ah. Solid ang trip mo ah. Mukha ka lang ano ah, hindi pang GTA ah. Oo, ano, GTA pala laro na ito. Opo, yung online GTA po yun. Bali, ang ginagawa lang namin. So, nag-i-stream ka?
Hindi po nag-i-stream. Laro lang? Opo, laro lang. Yun lang. Okay. And di ako nag-active ngayon sa TikTok. Pero may TikTok po ako. Pero active na active sa GTA. Yes. Dahil mong pinapatay siguro doon, no? Opo, ano po yan? Dahil yung pinapatay. Doon yung binubush yung frustration. Opo, doon natang po talaga. Opo nga, Koy. Yung laro na yan, ano, barilan talaga. Parang gang-gang po kami doon. Gang-gang ka ba? Yun lang. Okay, sige, sige, next. Sa mag-gang-hong ka lang. Gang-hong na lang kayo. Ako nga pala si Kay, makikita niyo ako sa page Flow Kay, tsaka sa IG fiti.77. Yan. Tsaka sa YouTube din po Flow Kay. Pwede mag-shoutout. Pwede. Shoutout mo kahit sino mo gusto. Shoutout sa ano ko, sa grupo ko SJP Music and ano ba? So ano ginagawa mo sa buhay? Nagra-rap po. Nagra-rap? Mm. Ano po? Si kay Archie po yung ano ko. Parang mentor? Mm. Archie. Kaya Archie Flow G. Oh. Ayun po. So taga dito ka rin? Opo. Ah, okay, okay. Kaya malapit ka doon. Nagra-rap lang po ako pala. For event. Batang Alabang ka ganun? Hindi po, alas Batang Alabang. Kagang ko rin po siya, ka-TBS ko rin po siya. Ka-TBS mo siya? So, pero Indio Stilo pala dito eh. Mga ano pala nandi dito. No? Okay, Koy. Next. Hi, hello everyone. This is Kate Kuber from the House of Collab. You can all search me sa TikTok, Instagram, YouTube, Kumu, and Facebook at Kate Kuber. So, I am a content creator, artist, model, and an influencer po. Nice. Ayun ang sample ng magpapakilala. Dito ano lang, Vin Diesel. Oh, I'm Lady Lynn Andrina. So makikita nyo po ako sa Facebook, Lady Lynn Andrina 2. Dalawang I po sa dulo. Tapos sa IG po, Lady Lynn _ Andrina. And then sa TikTok po, Lady Lynn, Lynn Andrina po sa TikTok. Yun. So, ang ginagawa mo sa buhay? Ano? Single mom. Pero sales marketing po ako. Sales marketing. CCTV po. CCTV. Yes po. Alright. And then, yun lang. Okay. About sa pass, wala nang tayo, ano, wala nang dapat okay, okay, open do kasi walang kwenta yun. Mamaya, bubuksan natin yung walang kwenta na yan. I-open natin yan. Oo. Yo. Hi, this is Nikki from Bacoor. You can find me on Instagram. It's at Nikki Loki. TikTok, it's at Nikki Loki, NikiLowky. I'm a model, content creator also. Then, nagpipierce din ako. Alright. Palakpakan natin. Welcome. Welcome. Welcome sa mga guests natin. Wait, alam mo, yung nakaraang podcast natin, di ba parang sabi ko dun, drop your post akong pictures tas drop your questions mga ganun. Uh-huh. Parang pinakamarami kong nakitang tanong doon na tumatak lang sa akin na tinatanong nila kung ano masasabi daw ng mga guests natin doon sa 299 na ring. Ko ano man like ko siyang nakikita. Ako hindi ko pa alam, hindi ko magets ano tong 299 ano, na ring na to. Hindi ko rin alam yun ko. So sino may idea na ikaw ba? O bali ano is? Bali nagpropose yung guy. Okay. And ang halaga lang ng binigay niya sa girl is 299. Yung sing-sing. Sing-sing. Yes. Paano nalaman na 299? Parang nakita niya somewhere. Sa TikTok lang po yung nakikita. Sa TikTok po yung nakikita. Okay, so anong nangyari? Ano bang... Tinatanong niya na... Na-disappoint yung girl kasi parang yung post niya, yung base doon sa post niya, na-disappoint yung girl kasi nalaman niya na 299 lang yung halaga nung, ano, nung ring sa Shopee. So medyo Shopee, nag kung ano-ano yung nasabi ng netizens nung pinost niya yon kasi parang bakit ka nagrereklamo? Hindi naman reklamo, like nagtatanong siya sa sarili niya bakit 299 lang yung binigay sa kanyang proposal. Okay. So si babae ang nagpost. Mm-mm. Okay. Anong reaction ng mga tao? Yun, iba-iba. Good ba or? Yung iba-iba talaga. Yung iba okay lang din sa kanila, parang samahan mo sila mula kung ano yung afford nila sa una pa lang. Pero kasi, bakit ka magpropose ka
okay lang yun na mura. Pero yung thought na nalilito ako. Somehow, maiintindihan mo yung girl kasi syempre naman yung worth mo naman, syempre iisipin mo yun eh. Magpo-propose na ako tapos 299 lang yung ring na halaga na hindi mo na-prepare. Pero kasi for me, yung proposal ring na yun, pang-propose lang naman yun eh. Parang mas importante pa rin sa akin yung ring nung ikakasal ka na. Yung wedding ring. Parang for me ha. Paano kung 399 lang yung wedding ring? Ay, hindi na ganun. Tawin lang yan. Hindi. All legit. All literal. 8 years po sila. 8 years sila in a relationship. Okay. Eh, paano? Okay, yun nga. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman kung ano ang reaction niya dun. Kung paano, kunyari kayong nasa kalagayan nun, anong magiging reaction niya. So ikaw, siya ganun reaction niya. Sa wedding ring mas mahal ng konti. Naiintindihan ko kasi kahit naman ano eh, parang day one kahit ano ka sasamahan kita, pero siguro duhin mo naman, putangin na may worth naman ako, 'di ba? Bigay mo naman sa akin kung ano ako. Sa tingin mo, magkano ang wedding ring na para sa iyo? Wedding ring para sa akin yung worth ko bilang ano, parang 500,000 to 1 million, ganun yung okay. So kunyari paano yung lalaki? Yo, kay. Sobrang Sige. Sige. Di ba kasi iba po yung ano, yung sa engagement ring, yun yung magpropose ka. Then another ring, yung meron na yung guy, dalawa na kayo noon na meron wedding ring. Yo, may tanong ako sa'yo. Yo. For me, hindi, okay lang sa akin yung 299, pero yung sa wedding ring, bumawi ka naman, grabe naman, be. wait, bakit sa tingin mo sa wedding ring pang 1 millionan ka? Yung worth ko bilang kapag sumusuporta ako sa lalaki. Worth 1 million yan. Which is, sisamahan kita kahit anong mangyari sa atin, yun. Tapos, syempre. Ayaw mo nga ng 399 na wedding ring eh. Hindi yun ayaw. Hindi yun ayaw. Hindi mo nga ako sasamahan kung 399 lang yung wedding ring. Hindi, okay lang sa... Ay, hindi yung wedding ring. Mahal dapat. Dapat bumawi ka. Oh, 799. Paano kung gustong-gusto na talaga kita pakasalan? Oh, ayan na. Paano kung gusto ka nga talagang pakasalan kaso 599 lang yung ring niya? Pero sincere, gusto ka pakasalan. Oh, yun nga. Papakasalan ako. Pero siguraduhin mo na yung wedding... Tatanungin ko muna siya. Yung wedding ring mo ba worth 500,000? Hindi nga eh. Paano nga kung hindi ganun? Pero gusto ka talagang pakasalan. Pero hindi, yun na nga sabi niya. Okay lang yung mura sa akin yung proposal. Ang presyo niya ay 500,000. Yun, may presyo siya. O kaya nga, so kung hindi 500,000 yung wedding ring, hindi ka magpapakasal. Oh, yun naman. Oh, yun, oh. So tatanungin ka muna, magkano pera mo? Oh, yun. Okay guys, alam niyo na sa mga nakakakilala dito, ha? May sabihin ka ba? Sabihin ka ba? Bro, grabe talaga ang mga babae. Oo nga. Wait, pasagutin mo kaya muna natin sila. Pakinggan muna natin yung mga side nila. So, yung honesty na bago tayo magsalita. Bago magsalita. So, at sa si teardrop. Like what you said, di ba? Grabe yung mga babae. Hindi lahat ng mga babae. Ganon. So, ang reaction ko sa 299, no matter what happened, ipapakasalan niya man ako sa hindi. Papakasalan mo niya ako na ang halaga 299, 299 lang yung halaga para sa akin. Okay na yun, masaya na ako. At least pinakasalan niya ako. At least para sa akin, alam ko sa sarili ko na ako lang, walang iba. Pero sa panahon ngayon, hindi kasi masasabi na ano eh, na pag pinakasalan ka, ikaw lang talaga eh. So para sa akin, pakasalan mo niya ako at sa hindi, okay lang sa akin. At least nararamdaman ko, at least alam ko sa sarili ko na mahal niya ako at ako lang. At okay. Kami ng mga anak ko. All right. So okay lang sa kanya 299. All right. Para sa ikaw. Para naman po sa akin, ibibase ko po 'yan sa background ng isang tao. Kumbaga kung saan po siya nanggaling. Kasi kung meron po silang, kung may kaya sila sa buhay, tas ganun lang yung ibinigay sa iyo, parang nakakapanliit. Na parang to think of na 8 years kayo in a relationship. The effort, the time, and the money that you invest in a person is different kasi. So basically, kung ganun lang yung ibibigay sa'yo na ring, kung may kaya naman sila sa buhay, eh parang nakaka-offend siya. Paano kung walang kaya? In a way. Pero kung walang kaya at nakikita mo na porsigido siya and gusto ka talaga niya pakasalan, and yung efforts, lahat, i-validate ka niya as a woman, as a girl of his dreams, I will.
I will. So okay sa'yo, 299. Okay sa akin, pero ibibase ko siya, nakabase siya sa estado sa buhay. Oh. And depende so, din kumbaga, kung hanggang 299 lang afford niya, ganun talaga, okay lang sa'yo. Oo, okay lang sa'yo. Ano kung kunyari nagpanggap mo na siyang mahirap? Yeah! Binigay sa'yo at sabilang, nung ano na, biglang nalaman mo mayaman pala siya, mababad trip ka noon. Nakaka-bad trip yun. Kasi wait, mababad trip ka ba? Oh, ayun mo na. Yun kasi, kasi ano judgy, po. Hayaan natin siya. Kasi as a partner, as a partner, kung 8 years, parang niloko ka niya. Kasi bakit niya hindi ipapakita sa'yo kung sino talaga siya as a person? O, kunyari, sasabihin ko. Kasi tinitest lang ito, baby girl. Titignan ko kung hanggang, ano, kung hanggang saan ka ba... Ah, ano eh. 'Di ba tatagal eh. Sa hirap natin hanggang saan ka ba tatagal? Okay, wait. So ang sagot niya, kung mayaman, dapat mas mahal. Mm-mm. Kung medyo walang pera, okay lang okay sa iyo. Okay, 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 okay lang. Yes. Ikaw. Ako naman po okay lang sa akin kasi kahit hindi pa ako kinakasal, may ring na ako. Ano, binigay niya ta ng birthday ko. Tinatanong ko nga siya, baka tag 299 lang yan, no? Sabi niya, kahit ipatingin mo pa, silver daw tagay-tagay. 1,299! 1,299 yan! Ayan, ayan. 9252, par! Oh, may 925 yan. Tinan mo yung likod. Tinan mo yung likod, may 925 na ta. Silver works o unisilver? Hindi ko alam eh. May kasamang card cleaning yes, yan. Card cleaning yan. Like. Oh. Kasi nakuhaan na siya, na, parang sabi niya, palinisan ko na lang daw kasi nangingitim nga daw siya. Alright. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Jomela Dor. Tanggap ka daw niya! Tanggap ka daw niya! Ano mo? Binigyan ka, i-text mo, ganun mo. Yan! Yan! Yo, binigyan ka ng ring pero hindi siya nag-propose. Hindi. Parang promise ring siguro. Tsaka na daw yun. Pero tinanong ko siya, sabi ko, papaya, kasi may nakita sa Facebook, 5K lang daw pakasal. Sabi ko, payag ka ba ako nagagastos lahat? Sabi niya, doon ako na-offend eh. Sabi niya, sabi niya, kahit anong mangyayari, ayoko muna magpakasal. Sabi ko, lo. Upot ka, na-offend ka. Oo, syempre. Sabi ko, parang hindi pa ako to ah. Hindi pa ako. Alam mo, magandang topic yan mamaya. Okay, yeah, yeah, yeah. Tandaan natin yan. Magandang topic yan. Magandang topic yan. Magandang topic yan. Sige, sige. Ikaw, anong maano doon sa 299 na ring? Para sa akin, hindi na magmamatter kung magkano or halaga mm-hmm. ang ibibigay niya sa akin. As long okay. as alam niya sa sarili niya na mahal niya ako at mahal ko siya. Wala na pong, wala na pong salita or kahit anong ano po. Ayun na po. Ayun na po yung pinapunto. Pwede yung ano, yung libre lang sa candy. Sure. Okay. Ay. Yung dinidede, yung may sing-sing. Kaya ko nga bumili na dalawa pa. Paano po yun? Okay lang daw sa kanya. Dalawa pa nga, okay lang. Paano yun? Hindi ka naman po mapapakain ng pagmamahal. Ah, sige, mamaya natin itopic yan. Yan ang maganda. Round 1 pa lang to. Sige, ikaw. 299. 299. Parang siguro, parang dagdagan mo ng piso, 300. 300 na yan. 300 naman, no? 300. Parang yan, 300 naman. Pero ano? I mean, okay lang naman siya kung ano nga yun, kung promise ring siya, ganun. Malay mo kasi ito, bigay ng partner ko ito, katulad nito, na-adjust yung size niya. Malay mo, kinukuha lang niya yung size kasi magpapakustomize siya sa alahero. May budget pala siya. Positive thinker. Positive thinker. Kasi yung positive energy. Yeah. Tama. Oms. Grabe ka, Om. Kahit wala ka dito, nandito ka. Tol, mga tol. Ano naman ang vibes, ano sa tingin ano natin doon sa sitwasyon na yan? Yung una ko lang nung nandito pa, ang haba na ko eh. Mm. Nung nandito pa kanina, sabi ko, grabe, meron pa pala. Kasi yung unang topic natin, engagement, di ba? Oo. Nga, no, may wedding ring pa pala sila. Mm. Parang ganun lang yung pakinggan. Oh my God, meron pa pala. Parang diba, grabe yung babae yung talaga. Oh my God. Ipunan mo. So iba pa pala yun. Oo, oh, parang... Holy shit. Yung topic nasa ano lang ako eh. Gets. Yung topic natin. Oh my God, may level 2 pa pala. Oh. Wedding ring, man. So yung mga sabihin, tol, may mga tao na pinag-ipunan nila ng matindi engagement oh. ring. Oh, para tong ilang isa pa, pwede mo yun. Part 3. Reception, tapos yung mismong wedding. Damn. Part 3. Yo, sa way mong magpakilala kanina,
alam na alam mo din talaga yung leveling nun. Yung dating niya. Ikaw, Frank, ano masasabi mo dyan sa 299 na? Ako sa tingin ko, depende dun sa mag-partner. Okay. Yes, kung ako yung lalaki, aalamin ko muna yung love language ni babae. Mm-hmm. Kung ang love language niya, material, maintindihan ko kung bakit niya pepresuhan yung sing-sing. Okay. Kung hindi ko afford yun, eh maghiwalay tayo kasi hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi kita afford, hindi ka sasaya sa akin kasi hindi ka na-afford. Pero kung yung babae, ang love language niya, let's say, hindi material, o edi, siguro wala siyang pakialam sa sing-sing, pwede ko i-risk yung 299. Okay. Di ba? So, post kung alam mo materialistic yung babae. Well, depende sa akin. Halimbawa, may lalaki namang materialistic din siya, so okay lang sa kanya, naiintindihan niya ang buhay materialismo. Mm-hmm. Okay lang sa kanya yung materialistic na babae. Mm-hmm. Tama? So again, depende kung match ba sila. Mm-hmm. Kung hindi kayo match, huwag kayong magpakasal. Mm-hmm. Diba, kung gusto pala ng babae, 500,000, yung lalaki, hipster, gusto niya 299 lang, eh, hindi kayo mali kayo, opposite kayo ng trip. Kung si babae, hipster, 299 lang yung trip, ikaw si lalaki, galante ka, gusto mo 1 million yung ibigay, eh hindi naman nga kailangan. Hindi siya sasaya sa 1 million mo. Ang love language niya, maging sweet ka sa kanya sa kasal. Hindi ka sweet, binigay mo 1 million na ring. Ang ending nyo, wala rin. Yes, yes. Right? So para sa akin, kailangan match kayo ng gusto sa buhay. Para magkasundo kayo kung mahal ba na ring o 299 na ring. Yung ring kasi para sa akin, simbolo na lang naman yun eh. Simbolo lang siya nung pagsasama nyo eh. Ngayon, kung yung babae ang gusto niyang makasama sa buhay, mayaman, hihingi siya ng mahal na ring. Assurance niya yun eh. Sa ibang religion nga, hihingi pa ng bayad yung magulang ng babae para mapatunayan na afford mo ba bumuhay ng pamilya. Right? So kung halimbawa, laki sa mayamang pamilya yun, asahan mo, malaki hihingin niya. Pinalaki nung magulang niya na spoiled everything tapos papahirapan mo. Well, parang ganun din. So halimbawa, kung mahirap naman lumaki yung babae, edi most of the time, ma-appreciate niya kahit maliit lang yung ibigay sa kanya ng lalaki. Edi happy ending pa rin sila. So for me, depende sa kung ano ang trip nyo, pareho ba kayo, match ba kayo ng trip. Kung ako tol, nasa kalagayan na yun. Ikaw yung... Kunyari ako si lalaki. Yeah. Diba? Siguro mag-aano pa nga ako yun na parang okay. Hindi yan, 299 ring, panis yan. Diga, bigay mo sa akin kamay mo. Ito invisible tong ring na to. Sell me this ring. Mahal yun. Si Koy Belfort yan. Invisible na rin to. Diba? Pero pag nakita ko siya, na parang natuwa, kinilig pa rin siya. Green flag. Oh, parang ano, may nag-roleplay lang kami ng ganun. Invisible ring right, to. Sige, totoong 299 na. Putang inang to, di ba? Gusto talaga ako nito. Nag-guess mo? Testing lang din. Na invisible ring ko. Pag natuwa sa invisible ring, pasok na sa 299 yun. Grabe naman. Pero para sa akin, sige, pag natuwa siya sa invisible ring ko, di ba? Pwedeng mabigay ko na sa iyo yung buong mundo, di ba? Kaya ko nang maluwag na ako sa iyo. Pero para sa akin, tol, yung kasal kasi sa babae yun eh. So, halimbawa ako, ang gusto ko, hindi mahal na ring. Mm-hmm. Yung babae gusto niya, mahal na ring. Para saan ba yung kasal talaga? Sino ba talaga may gusto nun? Si babae. Sige nga. Nakarinig ka na ba ng lalaki na pangarap niya magpakasal? Okay. Ibigay mo na sa babae kung anong gusto niya. Ngayon, kung hindi nga siya match sa iyo, mag-iwalay na lang kayo. Mm-hmm. Pero kung match naman na mahal yung gusto niya, mahal din gusto mong ibigay, o di maganda, match nga kayong dalawa, o salpuhan kayo, di ba? Paano pag ano, tol? Kari, gustong-gusto niya yung ring at yung kasal. Mm-hmm. Sabi mo na, eh, di ba kung may gusto niya, di ko gumastos. Di ko magusto yan eh. Uy, dapat girlfriend niya ito. Ito dapat ang girlfriend nun kung sino man yun. Ayun, gagastos na nga siya sa kasal, di ba? May match na ba? Ito, ako yun. 5K, sagot na niya, di ba? Match ngayon sila nung lalaking yun. May match ka pa rin talaga eh. Kasi ulit na ang wedding araw talaga nung babae, di ba? Sa babae talaga yun. Ibigay mo na sa kanya yun. Magiging queen na siya. Kasi bata pa lang sila, tol, fina-fantasize nila ang wedding eh. Sige mo, pag ikakasal sila kung baano sila i-congratulate ng mga right, girlfriends nila. Right. Congrats, ganyan. Oh. I'm so happy level for you. Level up. Eh tayo. Di ba, tol, tayo. Di ba, kuya, ikakasal ka na, parang wala, parang may namatayan nga para sa akin. Parang mabuhay ang bagong sakal. Di ba, parang paglalaki ka, di ba, ganun. Di ba, alam mo may trahedyang nangyari, di ba? Congrats, bro, pero sarcastic eh. Hindi nga tayo magko-congrats eh. Parang, wah, tol. Kaya mo yan, pre. Ayos lang yan, pre. Ano mang mangyari, nandito kami. Oo, ganun eh. Tol, kakasal na ako, kaya mo yan, nandito lang kami. Sobrang parang may trahedyang nangyari. Kaya rin, si Pudong kinasal. Ganito pa nga yung pagkasabi ko sa'yo, tol, nabalita mo yung nangyari kay Pudong. Di ba? Ano nangyari?
Gagi, kinasal siya. Wah! Oh, pag ina nga eh, no? Tag ina naman, fuck! Para end of the world, you know? Sa kanila, beginning ng life nila. Queen na sila eh. Sa lalaki, para end of the world. End. Pero kasi bakit nagaan? Hindi na sila pwede magpa-boys eh. Oo nga, no? Hindi na pipiliin na nung kinasal yung asawa niya. Oo nga, no? Oh, break muna natin, break muna natin. Break. Ayoko yan, kasal. Break. Okay, and we're back. Round 2. May tanong, may tanong. May tanong daw to si, ano, okay. Tropa. Parang, na bakit, eh bakit gusto nung, kung parang end of the world, bakit nagpo-propose yung lalaki kung at in the first place, parang gano'n. Para makip yung babae. Most para likely. Yung babae. Mostly. Para makip yung babae. Either para ma-shutdown yung, yun, ano, the, yung paligid. Either makip yung babae or mapa-shut up yung paligid or mapa-shut up yung babae or, or minsan. Kasi diba pagkasal na, sasabihin ng tao, oh, kasal na yan. Hayaan nyo na yan. Nasa tahimik na yan. Oh. O papalakpak na yung mga papalakpak tao. Papalakpak na yung mga tao. Ganun yung, oh, yung mga lalaki, may ganun yung habit. Pero minsan, katulad naming mga lalaki kami, love talaga ang ano na. So, yun ang nasa isip. Okay. Bakit kayo tumatawa? Yun talaga ang nasa isip namin. Kaya kami nagpo. Si Frank lover boy yan. Yes. I so, prioritize parang, love. Kunwari, nagpropose sila tapos di sila masaya or parang madami silang reklamo sa wife nila. Bakit yun yung winife mo? Parang may kamatch ka nga din talaga na parang ka-love language mo, mga ganun-ganun. Hindi kasi yung mayroong mga lalaki na wala silang, pwedeng wala silang options. Wala silang options. Oh, kaya pwedeng wala silang options. O, yun lang yung nag-iisang, yun ayaw nilang mawala yun. May mga ganun. Pero yung meron naman siguro talaga na legit na, you know, kahit may option siya, pakasalan ko to, ito yung sinama, nakulong ako ng 5 years, dito siya nawala eh. Binibisita niya ako araw-araw eh. May ganun eh, meron akong... Yung connection niyo din talaga, ha? Yung connection ng couple siguro. Oh, siguro, ganun. Kasi meron na si, parang si Gucci Mane, nung nakulong siya. Oh, yun, oh, diba? Tama. Parang i-reward mo na lang dun kasi sa babae. Yung nakulong siya, binigay niya yung babae niya ng $2 million. Excuse ko mo to. Tapos yung nakalaya siya, yung 2 million, naging 6 million, ginawang 6 million ng babae. Tapos hindi naging loyal yung babae sa kanya, ang tagal niya nakakulong. So, nung paglabas niya, inabutan niya ng, ano, ng engagement ring ba yun? Ang angas mga ano pagkaabot niya, nasa, nakita mo ba yun? Yung, nasa basketball game sila. Di ba sa basketball game, kadalasan yung iba doon nagpo-propose, bilang luluhod sila, di ba? Si Gucci Mane, tumayo lang guys, bilang inabot niya ganun. Oh, di ba? Pero tuwang-tuwa yung babae. Oh. Ganun lang niya. Oh. G pa rin yung pagka-ano nga niya eh. So yun, may, yung iba naman sa tingin ko, gusto talaga nila. Pero about yun, maganda yun, reward, gawin mong reward yung marriage na, hindi yung para makip lang yun. Oo. Oh. Ako, mas gusto kong tignan na ganun na, ah, nagtagal naman siya sa akin, parang pinakita talaga niyan down na down siya sa akin. Ang gusto lang naman ng babae, assurance na magkaroon siya ng asawa eh. Mm-hmm. Minsan yun, di ba, kasi di natin masisi society na pag wala siyang asawa, sa China nga tol, may term pa na ano eh, pag over 25 at single ka pa rin, leftover ang tawag babae, sa'yo. Sa babae, no? Sa babae. Yes, yes. May Chinese term. Oo. May Chinese term na kapag 25 and up ka, leftover ang tawag sa'yo. So maintindihan mo rin minsan yung mga babae na bakit nila gusto ng status na married. So sa mga tamang babae, pwede naman i-reward mo na sa kanila na ginawa mo naman ang lahat, deserve mo na matawag na isang married woman. Parang, alam mo yun. Pero alam mo, Tol, sige, may sabihin ka? Saka ipakita na ready na sila mag-settle down. Kasi kapag nagpakasal ka na, ibang level na yun eh. Kailangan mo na iwan yung ibang parte ng buhay mo. Hindi naman iiwan. Like, para sa'yo? Pagiging boy. Yung alam mo yun, syempre pag nagpakasal ka na, iba na yun eh. Parang start ka na ng as a family to settle down nga. Yun. So ano na mga hindi ko pwedeng gawin? More like, hindi, wala. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Yung kimchi pala to. Wait lang. Wala naman. Pero iba kasi yung level nung pag magpapakasal ka na eh. Wala naman kasi ako, hindi naman ako yung nagbabawal na, oh, wag ka dito, ayoko yan. Kapag nagpakasal tayo, ayoko yan. Hindi naman ako ganun. So, it's more of, ano lang, ipatunayan mo lang dun sa babae kung ano talaga yung ano pakay mo sa kanya. So, pag pinakasalan mo siya, and yun nga, nagmatch kayo, like what he said, yun. Okay. Okay. Feeling ko po, kasi kapag ikakasal ka, mas mabigat yung responsibility. But at the same time, may kasama ka sa buhay, sa hirap, sa ginhawa. So, bali sa lahat po, eh, may kasama ka, and may partnership kayo.
Pero yun nga po yung sinasabi niya na yung ibang mga bagay na leisure mo na hindi mo na magagawa kapag may asawa ka is because of the responsibility na kailangan mong isipin, ay may asawa ko, lalo na po kapag may anak. Na kailangan mong iisipin, parang uunahin mo sa back of the mind na parang, ah, okay yung anak ko, okay yung asawa ko, nag-aantay, nag-aalala, yung mga gano'n na bagay po. Eh, bakit mayroong mga kinasal naman sila, pero why effect yung gano'n? Oo. Hindi nagbago. Feeling, hindi yung kasal yung ano, hindi yung kasal yung hindi yung kasal sa mindset ng tao. Ah, feeling ko po hindi pa po sila mature enough to accept the responsibility na parang they get married for the sake of just marriage. Oo, parang di ako naniniwala sa kasal. Okay. Kasi kasal yung mama at papa ko at the age nila ngayon but naghiwalay sila. Parang hindi naman hiwalay, nang abet ganun. Yung ganun. Kasi syempre, 'di ba? Isipin mo, kasal kayo. Sasabihin pala sa iyo, papel lang 'yan, ganun. Nasa papel lang 'yan. Alam mo, balik tayo sa ano. Papel. Pero wait, yung mga ganyang babae, 'yan dapat yung pinapatulan ng mga lalaking hindi rin naniniwala sa kasal. Kasi at the end of the day, magkakasundo kayo ngayon. Opo. Na all good lang kayo kahit di kayo ikasal. 'Di ba? Alam mo tol, about dun sa 299 na ring. Minsan makikita mo doon yung totoo yung sinasabi nila na wala talaga yung makakapagpaligaya sa babae. Yeah. Right. 299 man o di ba? Parang kunyari regaluhan kita ngayon ng 900k na sinsing. Eh 1 million yung nasa isip mo eh. Hindi ka pa rin sasaya yun, get mo? Minsan nga parang tol, nakakita nga ako dati, naka-post yun sa social media yun eh. Mahal yung sinsing na binigay sa kanya pero hindi siya nalalakihan. Naliliitan siya sa bato. Parang hindi siya ano, pero mahal ah. Pero naliliitan siya. So minsan nga parang doon mo maano na wala talaga makapagpaligaya sa... Tiyan mo, sinong ano? Di ba yun yung tanong lagi, paano paligayahin yung babae? Parang ano sa isip ng mga... Uy. Parang ano siya? Ito. O puzzle siya, di ba? You guess mo? Pero alam mo, tol, tinanggap ko na nga yun na maganda rin siya eh. Ano na? Tinanggap ko na maganda rin na yung mga babae, unending yung... pursuit nila of happiness. Kasi isipin mo to lang. Pero may isang ano ah. Ano? May isa lang na makakapagpaligaya sa babae ano, talaga. Ano? Ano yan? Ano si Adan. Yan? Si Adan. Hindi. Lalaki. Ha? Hindi, si lalaki. Kumbaga. Oo, yung basically tol kasi ganito ah. Ang script ni God, o babae, paligayahin mo to si lalaki. Right. Pag ginawa niya yun, doon siya makakahanap ng legit na ligaya. Wala, hindi, walang perang, walang kahit pinaka... Lahat, kaya rin lahat, ibigay ko ng diamond sa'yo. Opo. Hindi ko pa rin liligaya dun eh. Ilang beses na ba tayo nakakita ng babaeng Goy, mayaman sense, pero malungkot pa rin sila. Tignan mo yung mga nasa mayaman nga. Mm. Dahil hindi nila nasa-serve yung purpose nila. Hindi sila masaya. Nagigis mo. Di ba ilang beses na tayo nakakita na binigyan ng lalaki ng mahal na kotse si babae. Binigyan ng mansyon. Bad trip pa rin yung babae. Kasi nga, ang sa script, ang ano ni, pag itong si babae, paligayahan mo si lalaki. Yun. Pero dapat, yung lalaking... Naniniwala ako na bawat babae mayroong inassign siya sa isang lalaki. Isang lalaki. So pag kunyari yung mga babae ko masaya sila na ako yung pinapasaya nila. Pag ilagay sila sa ibang lalaki na same astig ko, same or mas mataas pa sa akin, pero hindi yun yung dun. Inassign sa kanila ni God. Mm-hmm. Hindi pa rin sila masaya bandang huli. Ako doon ko nakikita talaga yung kaligayahan ng babae. Paano mahanap yung assign sa iyo, koy? Alam mo, yun ang tanong rin ng mga babae ko sa akin yan, eh, kung paano nila malalaman. Ako sa tingin ko, tol, sa mga babae, kung kailan sila nakaranas nung yung saya na ganun. Kuyari, napagsilbihan nila, ginawa silang something. Naramdaman nila yung legit na ganun ba? Yung talagang, kunyari, let's say, ganito. Kuyari, yung mga dati kong babae, na hindi ko na babae ngayon, di ba? May mga kasama na silang iba, di ba? Kung tatanungin mo sila, sa buong buhay mo, baby girl, kailan ka nakaramdam ang pinakamasaya ka. Totoong masaya. Nakasama mo yung mga lalaki. Sino dun sa mga yun? Isa sa clue tingin ko kay pag yung babae kasi hindi wala sa nature nila mang libre or magbigay. Kasi sila yung binibigyan at nililibre. Mm. I think isa sa clue, kapag naramdaman nila na gusto nilang ilibre yung lalaki or nililibre nila yung lalaki or may binibigay kayong something sa kanya, type nyo talaga yun. Kapag ginastusan ng babae, yung paano lalaki. Paano kung type mo lang, hindi ka naman nga para naka-assign dun?
Ha? Hindi, dun nga yung, dun mo nga malalaman na parang naka-assign ngayon, naka-assign ka sa lalaki na yun. Kasi may ganung level of attraction. Pero di ba may mga babae talaga na gumagastos sa maling lalaki? Hindi, ibang klaseng, hindi ko naman gine-generalize eh. Kumbaga may baba, maraming hindi, babae ito, lang. Hindi, gumagastos lang yun eh. Pero ang point ko, yung talagang ang pinaka-mission niya is mapasaya ka. Hindi about pera. Hindi, oh, dun, like yung mapasaya ka talaga kahit sa maliliit na bagay, yung ready, kumbaga nire-ready niya, pag nakikita niya yung kape mo, na konti na lang, refill niya, lahat. Labas yung chinelas mo, sigurado niyang hindi ka pagod. Alam mo yun, basta yung pag yun siya, yun, sa tingin ko, nag-click na ganun. At minsan tanong rin sa... Minsan tanong rin sa akin yun, na parang paano mo lalaman na yung babaeng yun is yun yung para sa'yo? Hindi yung ba nararamdaman minsan? Kaya may gusto yung babae sa akin. Alam mo agad na ito, pang, ito yung parang ginawa to siya para sa akin na. Na kahit anong sabihin ko dito, parang amazing sa kanya. Diba? So, wala na siya ibang pinakikinggan. Yun, ginawa niyang... Ngayon, pag pinabayaan ko yung babaeng yun, yung binigay sa akin na blessing, pag binabayaan ko yun, magagabaan din ako ng game. Magagabaan din ako ni God para mababadrip din si God sa akin. Same rin din sa babae, tol. Yung babaeng yun... Binigyan ng lalaki na. O na parang inassign na siya. O ito, si Koy Koy ang para sa'yo ha. Tapos hindi niya ginawa yung... Tapos hindi niya ginawa yun. Let's say tumalun siya ng ibang ship, ng ibang barko. Habang buhay niya din pagano. Alam mo, tol, ang unang patunay talaga niya, Tupac. Tol? Si Tupac at Jada, tol. Talaga. Diba? Tupac at Jada ang patunay niya. Kasi si paniwala ko, si Jada... Inassign talaga ni God, oh, dito ka para kay Tupac, ha. Tapos, di ba, nung namatay si Tupac, di ba? Tingnan mo yung pumalit kay Tupac, okay naman na lalaki, mayaman. Sikat. Mas mayaman pa nga siya kay Tupac, malamang, eh. Kasi si Will Smith siya, eh. Buhay pa siya ngayon. Kasi laki rin naman ang katawan. Di ba? Matangka din. Lahat. Guwapings din. Lahat, at lahat ng material na bagay, kaya ibigay ni Will Smith. Bakit hindi pa rin masaya si Jada? Kasi si Jada, ang naka-assign sa kanya, si Tupac. Yun ang inassign sa kanya. Di ba madaming yung kwento, tol, nagkaanak na yung babae, everything. Tapos maghihiwalay sila ng asawa niya. Babalik siya dun sa first love niya. Ba't maraming ganong kwento? Yes. Kasi dun siya naka-assign nga eh. Tignan mo, alam mo, na-realize ko rin yan, tol, nung nagtatravel ako eh. Kasi iniisip ko, putang dami palang tao talaga sa mundo. Tapos ba't ganun ang daming single? Ay, sorry. Aba dun sa sinabi mo, ano ulit yun? Ulit mo ah. Solid ka. Papaulit mo lang pala. Nagagaw ka pa ng mic. Idol, idol, idol. Nag-block ako. Wait lang. Idol, idol, idol. Ulitin ko. Ano ulit? Try nyo. Alin doon? Ang dami ko na nasabi, girl. Yung ngayon lang. Sa dami ng tao sa mundo? Oo, ang daming tao sa mundo. Bakit ang daming single? Kaya nare-realize ko na meron talagang match para sa'yo. Na kaya bakit sila bumabalik sa first love nila? Ah, yung isa. Oo, yun. Oo, yun, yun, yun. Kasi ganito yan eh. Ah. Para sa akin ah. Based on my experience. Kasi, first love kasi, yun yung tatay ng mga anak ko. Para sa akin, kaya... Teka lang, iba ang first relationship sa first love ah. First love, first love. Magkaiba yun ah. Iba yun. Yeah, love, hindi, para sa'yo magkaiba ba yun? Pwedeng, para sa akin, hindi. Hindi magkaiba yun. Baby. Pwedeng first relationship mo, hindi mo first love. First relationship mo lang tama, yun. Mali. Kasi kung first love mo yun, okay, okay. Diba? Hindi mo talaga kaya nang wala siya. Exactly. Pero yung first love ko talaga is yung tatay ng mga anak ko talaga. Now, which is, hinahanap ko ngayon yung mga ginagawa sa akin ng tatay ng mga anak ko. Yung kung paano niya ako itrato. Kung paano niya ako itrato, kung paano niya ako alagaan. Nung nabuntis ako, nagkaroon ako ng anak, ng una, dalawa. Tissue-tissue. Diba? Medyo. Hindi. Pero pwede yun. Yeah. Pwede pero yun hindi nga, kasi, hinahanap niya tuloy. Diba? Ngayon naman, I mean, kaya kami naghiwalay ng tatay ng mga anak ko. Dahil dun sa, komplikado kasi, about sa wala siyang trabaho, na which is, may ano na kami, may obligasyon na kami. Na kailangan namin gampanan magpamilya na hanggang na kung siguro kung hindi ako nakipaghiwalay sa kanya siguro hanggang ngayon baka umaasa pa rin kami sa pamilya namin or what na yun yung ayaw ko which is yun yung ayaw ko kaya ako nakipaghiwalay sa kanya ngayon nakahanap ako ng relationship yun nga yung sinasabi niyo yung relationship na yung trato sa akin bilang isang babae bilang isang housewife nanay like that na sa kanya ko din nakita, tapos kung paano siya magsustento sa mga anak ko, na daw na wala akong pera, daw na habang nasa trabaho ako, na wala akong pera, siya yung nagbibigay sa akin, siya yung nag-aano sa akin, yung ganun. Yung obligasyon niya bilang, hindi siya tatay, pero inuobliga niya yung anak kasama ko. Kasama mo pa yan siya ngayon? Actually, hindi na po.
Okay. Yeah. So wala din. Oo, naakala ko yun na nga. Naakala ko yun na. Kaya nga sinasabi ko akala, na yung relationship na yun, akala ko yun na. Okay. Kasi ang hinahanap mo pa rin yung dati niya. Ngayon baka naman, yun nga yung dati ngayon naman, niya. Ang hinahanap ko yung tupak mo. Yung dalawa. Yung dalawa. Kung paano ako tratuhin bilang isang ina, kung paano ako tatuhin bilang isang housewife. Oh, yun yung DNA. Ito nga mali. Na-imprinta na siya ng dalawang DNA. Na-imprinta na siya. Inahanap niya tuloy ngayon yung dalawang binibigay sa kanya. My wish is yun yung kailangan ko. Yun naman talaga ang hinahanap ko sa isang lalaki. Pero ito nga, dito ako nagkakamali. Sa tingin ko ah, ang masyado mong iniisip kung paano ka tratuhin nung mga lalaking yun. Sino dun yung natutuwa ka na tinatrato mo sila na yung tama? Pangalawa. Ha? Yung pangalawa. Kasi parang feeling ko na sa kanya na lahat eh. Parang feeling ko na sa kanya. Kumbaga yung natutuwa ka talaga na nakikita mo siyang masaya? Hindi, yung una nga yung type mo. Hindi yung about sa'yo ah. Yung pangalawa? Hindi. San, kanino ka mas masaya na siniservisohan mo? Oh. Yung pangalawa. Pangalawa. Oh. Okay, kasi ganito. Nasa, parang feeling ko na sa kanya lahat eh. Na hinahanap ko, nandudun na sa kanya. Parang yung hinahanap ko sa first husband ko, nasa kanya. Mm. Tapos yung hinahanap ko pa na wala sa first husband ko, nasa kanya din. Yung parang alam, okay. Na parang akala ko, siya na talaga. Yung ganon. Pero parang nababalik na naman na hinahanap niya. Siya na naman naghahanap eh. Hindi, I mean... Okay, ganito. Kunyari, ang ikakasaya nung yung pangalawa mo is magkaroon pa siya ng isa pang asawa. Yun ang ikakasaya niya. Bibigay mo hindi? Para sa akin, hindi. Okay. So, hindi yun yung tupak mo. Oh. I guess mo, yun ang point ko. Extreme, extreme na yung sinabi ko para mas maintindihan nyo. E sa una kaya, Koy? Yung unang asawa? Kunyari, gusto niya, ang kaligayahan niya is magkaroon pa ng isang asawa. Ibibigay mo ba? Para sa akin, hindi. Kasi okay. Sa'yo siya ko eh. Hindi rin yun ang tupak mo. Yun ang point ko. Puro sarili mo nga. Puro sarili mo. Umamin na nga siya. Para sa akin, aminado ko, para sa akin, selfish nga ako, di ba? Para sa akin, gusto ko ako lang, tsaka yung mga anak ko. Mm-hmm. Yun lang. Yeah. Pero kung ikaw, para sa unang asawa yun ha, pero kung ikaw na pangalawang magiging live-in ko lang or magiging boyfriend ko na sasabihin mo, tanggap mo yung mga anak ko or what, tapos maghahanap ka ng iba, para sa akin, okay lang. Bakit kita pipigilan? Di ba? Kasi unang-una, pangalawang magiging asawa lang kita. Pangalawang magiging tatay ka lang ng mga anak ko. So para sa akin, wala akong karapatan. Unless na lang kung papakasalan mo ako, no matter what happen, wala akong pakialam about sa kasal, about sa sing-sing, like that. Para sa akin, papakasalan mo ako, I mean, at least alam ko sa sarili ko na ako lang. Yun nga tuloy, yung so, sa, lagi sa lang. Mindset nilang yeah. Yun. Hindi, laging parang itinetest nila si yes. Lalaki. Hindi kasi, lahat naman yung babae. Pero hindi. Ito pag nga, pag na-meet mo yung tupak mo, ikaw ang yung tinetest ni Tupac lagi. Basically, lagi niyang papatunayan yung sarili niya dun sa Tupac niya. Kasi ayaw niyang mawala siya sa buhay niya. Mababalik na talaga yung lalaki yung sumali sa buhay niya. Ganun yung sa ngayon, yung dalawang lalaki niya, ang dynamics, yun yung parang sumali sa buhay niya. Kaya tuloy, siya yung nagdidikta. Yes. Oh, oh. Paano niyo ako tratuhin? Kaya dito mo, lagi yung hinahanap niya. Dapat lang di pa niya namimit. Hindi mo pa namimit yun yung lalaking naka-assign sa'yo. Kasi pag once na nakita mo yun, tatry mo talagang patunayan sarili mo sa kanya. Oo, nagusto mo sumama sa buhay niya. Kasi diba, lagi nang iniisip yung hinahanap niya sa lalaki, diba? Pag ang naisip niya na, anong hinahanap ng lalaki na yun, to? Yun, tama yun. Anong hinahanap ng lalaki yun? May nakitaan na ba lalaki? Ganun yung mindset ko. Ay, iba yung sinabi mo kanina, baby. Ang gulo mo ah. Parang sinasabi niya kasi yung kung ano yung hinahanap ko. Single ka ngayon. Single ka ngayon. Oh, gets ko na. Ngayon, tinan mo ah. Yo, tol. Tol, may alam mo may tinanong, nagtanong sa akin yung maganda yung tanong ng mga babae ko sa akin na parang tanong nila. Pwede ba mangyari na may inassign sa yung babae at dumating na talaga siya sa buhay, dumating siya sa buhay mo tapos nawala pa rin siya sa iyo, umalis pa rin siya sa iyo. Right? Ang sabi ko pwede. Kasi si God nilagay siya para doon. Ang mission ngayon ng demonyo, alisin siya sa buhay ko. Tama, oo. So, pagkatalo siya sa demonyo. Oo, bubulong yung demonyo sa utak niya. Yes, ito, hanggat umalis siya. Chocolate? So, aalis ngayon siya sa akin ulit, di ba? Ngayon, ang tanong din nila, ano ang mangyayari ngayon dun sa babaeng yun na naka-assign na sa'yo tapos umalis na? O, hindi ganun parang siya. Rice spell din yun, Koy. Parang si Jada. Parang Jada yun siya. Hindi nasasaya. Mami-mess up siya. Ngayon, gugustuhin niyang bumalik sa akin, pero sa ano ko na, ay, ayun too late na. Too late na. Doon na yung parang gaba sa kanya basically. Yun yung pagalit ni God sa kanya. Binigyan na kita ng assignment. Ang kulit mo ah. Ang kulit mo. Dun, lumipat ka pa ng barko o ano. Mga ganun shit. Kumbaga doon po pumasok yung totga.
Ano yung ibig sabihin nun? The one that got away. Mm. Na hindi mo malilimutan kahit anong gawin mo. Kahit lumipat ka man. May ganun ka ba? May ganun ka ba? Lumipat ka man. May ganun ka? Andun. May thought ka ba? Wala, may thought ka wala ba? Pa. Wala pa. Hindi wala ko pa. Wala pa. So gusto mong may maka-get away. Ay, hindi. Hindi. Ayoko. Wala. Ayoko. Oh, wala. Wala. Period. Yun. Wala. So, mali ang pa. Wala. So ano wait, kasi, ako si Tot Gabale dun sa babaeng yun. Tama ba? Okay. Oo. Meron kasi yeah, mga may dadaan sa buhay mo na iba yung mapapafeel sa'yo eh. Yun, yun. Iba na, yung papapil talaga. Mm, iba yung mapapafeel sa'yo. Ako kasi, Kutol, parang tanong rin kasi, parang, parang ikaw, anong tanong sa, ano, kung merong inassign na babae sa'yo, sa akin, meron din bang ibang babae na inassign sa'yo? Ako sabi ko, oo, sa tingin ko, oo, pwede namang hindi lang isang i-assign sa akin eh. Pwedeng marami yan eh. Pero yung napansin ko, yung mga inassign sa akin, Tol, meron kasi talaga akong masasabi ko na, eh, alam ko ito inassign sa akin. Pero natalo siya, napadala siya sa demonyo. Kuy, sa mga haringan, daming ina-assign ni God. Tama. O kaya nga, pero ang kwento ko, Dong, alam ko na merong inassign sa akin. May mga ganun story ako na sa tingin ko inassign to, pero like, natalo siya ng ano, mga devil, mga demonyo. Sa tingin ko ganun. Ang nangyayari ngayon sa kanila, lagi niya akong hahanapin mula sa ibang mga lalaki. Kuy, parang nangyayari sa akin, hinahanap niya nga yung... Same nung hinahanap ni Jada, Si Tupac. Kay Will Smith. Kaya nga tinanong si Will Smith after noon, gumawa siya ng mga movie na astig siya. Mm-hmm. Kasi good boy naman talaga siya eh. So tinatry niya maging sa movie na parang siya yung astig kasi tinatry niya maging Tupac ngayon para magustuhan siya ni Jada ngayon. Pero hindi nag-work. Kahit anong palaki ng katawan ni Will Hanggang Smith. Hanggang huli ko yun. Oh, meron pa nga siya movie na ang title, Bad Boys eh. Sibin mo yun? Pero hindi. Tol, pati anak, binigay na nga niya eh. Pati anak. Anak, nagbigay na siya ng anak. Anak. Oh. Oh, lahat mga basically. Lahat. Wala nga siyang hinindian kay ano eh. Kay Jade, pero bandang huli, hindi enough yun dahil hindi siya yung hindi naka-assign, hindi yun sila para sa itin. Wala talaga. For me, yung isang tao na yun, kung ano yung mapaparamdam niya sa'yo, kung hindi mo yun mahahanap sa iba, walang mangyayari sa'yo. Katulad ngayon kay Jade, kahit anong iparamdam sa'yo nung lalaki. Hindi marunong mag-westside si Will Smith, goy. Kaya para sa akin talaga, yun ang magpapaligay talaga sa babae. Pag nahanap niya na yung inassign sa kanya ni G.O.D. at papasayahin niya yun. Sasaya talaga siya tuwing nakikita niya umingiti sa lalaki. Para sa akin, yun talaga lang ang makapagpaligay. Hindi pera, hindi fame. Diba? Ilang beses na ba yung nakakita ng famous na babae na bad trip siya? Nagmumukha nga ano diba? Na yan sa generation ngayon ng babae. Parang fantasy na lang. Hindi totoo yun. Kailangan ko mag-serve sa lalaki para sumaya ako. Mm. May isip ba ng babae ngayon yun? O ilang beses na rin naman napatunay na nung hindi sila nag-serve, hindi sila masaya. Pero hindi pa rin nila ginagawa. Diba, I guess mo? Tignan nyo na lang yung mga lola nyong masaya ngayon. O, ano bang ginawa yun, nila? Yun, naka-assign sila ano doon. Ano ang lifestyle ng mga lola nyo ngayon? Yung 80s? Ano lifestyle yun? Linisin yung bahay, linisin yung damit, linisin yung sapatos, ayusin yung kitchen, magluto. Mukha ba silang malungkot? Mukha bang may depressed na lola na ganun yung lifestyle? Nagwawalis sa umaga, inalagaan yung apo, masasabi nyo bang malungkot yung mga ganong lola? Yep. Fulfilled yun. Kasi sinunod nila yung script eh. Oh. Hindi mo matahal yung script eh. Yung nag-evolve na. Meron ding mga yung mga lola na yung sila hanggang sila na hanggang dulo. Nung una, nagsakripisyo siya. Binigay niya lang lahat. Tapos yung hanggang tumanda sila, masarap na yung buhay nilang dalawa, mag-asawa, 'di ba? Ganun lang yung script eh. Okay, so ngayon willing ba kayong magsakripisyo katulad ng mga dating traditional na babae? Siyempre, yes yung sagot nyo. Di na ako nagtatanong. Ako no. Mas okay pa rin sa inyo may sarili akong career. Pero same, yan. Dalawa kami kumilos. Lola mo walang ganyan. Nag-stick lang eh, no? Ano yan? Yung sinasabi niya yung about kay Tupac and Jada, siguro parang tingin ko doon sa ano, hindi talaga sila yung para sa isa't isa. Sino si? Si Tupac and Jada. Parang ano, naging... sa ano may timeline na sila yung para sa isa't isa kasi parang hindi siya parang fixed na ayan yung para sa iyo talaga sa buong lifetime mo kasi nag-evolve tayo eh. Nag-iiba-iba yung consciousness yung nag-iiba-iba yung tao ganun. Yan ang sinasabi ng demonyo sa inyo. Na oh hindi yan nag-iiba-iba ka pero pag inasign na sa iyo ni God kasi may isa-isa talaga yun, meron diba talaga, yun talaga yung pagkasabi oh ito pero yung example na yung kay Tupac and Jada kaya hindi nag-work kasi parang tapos na yung soul contract nila parang yung nagkaroon sila ng purpose sa isa't isa parang siguro mas binetter nila yung sarili nila ganun kaya hindi nag-work binaril na si Tupac eh. Alam mo, Tol, di ba namatay nga si Tupac? Hindi naman sila hiwalay ni Jada. Ay, hindi. Alam ko naghiwalay din sila.
Naghiwalay sila. Pero sila. Hindi pa sila noon nung namatay siya. Hindi naghiwalay din sila, alam ko. Pero anyway, ang point noon, nung sabi ng mga babae ko sa akin, ha, sabi nila, di ba kunyari yung mga babaeng wala na sa akin, na nakatalaga naman talaga sa akin, right? Sabi nila, kahit ano pang layo nung babae sa'yo, kunyari lumipat pa siya ng ibang bansa para try kang makalimutan, hindi gagana ang distansya. Kasi nga si Tupac, patay na. Mm. Hindi pa rin gumagana. Ibang world patay na rin. Hanggang ngayon, iniisip pa rin siya ni Jada. Na halos kada gabi, umiiyak pa rin si Jada about kay Tupac. Gumawa pa nga ng libro si Jada. Puro Tupac yung mga nakalagay dun eh. Isipin mo yun, tula, patay na tong taong to ha. So yung kuya, tatry ng mga ibang babae na lalayo sila para makalimutan yung lalaking ano nila. Hindi ubra yun. Yung deads nga, hindi umubra eh. Diba? Kasi meron talagang ganun. Ikaw, para dito ka. Mas malayo yun ko, yung death. Oh, di ba? No. Oh, ikaw para. Hindi kahit ng eroplano 'yun. Ano, choice na lang 'yun. Choice na lang 'yun. Like, wait. Balikan muna natin. Okay, break muna tayo. And we're back. Round ano na tayo? 3. Round 3 na ng ating Milk and Wine podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito sa baba. Message lang ako, shot by Lucky ka. Yeah. San tayo natapos? May sasabihin siya na tandaan niyo. Ay, oo. Wala na, na-spit na niya eh. So, tinatanong niya kung paano, kuyari, nawala na yung lalaking para sa'yo. Kuyari, si Tupac, nawala na. Sino na raw? Oh, sino na yung para sa'yo? Wala na nga eh. Wala na nga eh. Hindi, wala na talaga sa tingin ko. Ah, maganda yung sagot ni Lucky ka. Si God. Hindi nga eh. Well, yun na lang ang makakaano sa'yo, pero para siya makakunik kay God, kailangan niya yung lalaki. Di ba? Kailangan niya si Adan, God, Adan, Eva yun eh. Wala namang rectang ganun masyado eh. Rectasaurus. hindi ka pwedeng rumectasaurus. Kailangan mo yung lalaki mo para magabayan kanya dun kay G.O.D. Sa tingin ko yun ah. Opinion ko lang naman yun. Opinion ko lang yun. Siguro pag yung babae, bineter niya yung sarili niya. Hindi mo hahanapin kasi yung lalaki. Pag bineter mo yung sarili mo, tas yung nag... kung sino yung parang nag-vibrate sa frequency na pareho kayo yung love language, ganyan. Siguro yun yung para sa'yo. Yun yung binigay sa'yo ni God, ganun. Wait. Tapos yung parang ready yung... ka mag-surrender sa kanya ngayon, ngayon parang masaya kang mag-serve sa kanya. Naisip ko na yung sagot sa tanong mo. Kunyari, wala na yung lalaki mo. May isang patunay na wala na yung lalaki niya, pero masaya pa rin siya. Si, para sa akin na, ito ang technique. Kunyari, nawala na yung lalaki mo, deads na, right? Ngayon, ikaw, ang vibe mo nun, okay, ano ang gustong gawin ng lalaki ko pa rin? Ano ang gagawin ko sa earth na to na magugustuhan pa rin ng lalaki ko kahit deads na siya? Kasi tingin ko si Imelda nga eh. Diba? Kasi nung wala na si Ferdinand, si Imelda, ginamparan pa rin niya yung role niya na as a queen ni Ferdinand eh. Diba? Hanggang kaduluduluhan, ginamparan niya yun. Yung angas niya yun, diba tol? Pero kaya okay siya. Namatay si Ferdinand na magkarelasyon sila. Yeah. Pero, yung kay Tupac ba, namatayin si Tupac na magka-relasyon ba sila? Hindi. Sa tingin ko hindi ah. Siguro hindi ko masyadong naano. Oh, parang ganun. Oh. Sa tingin ko lang hindi ah. Hindi ko masyadong naano yung story pero... pero relationship doesn't matter kung in love pa rin si JD. Yeah. Pwede namang hindi kayo in a relationship, pero in love ka pa rin. So yung relationship, label na lang yun eh, di ba? Yeah. Yung kay Jada, parang choice na lang, namatay na yung jowa niya. Choice niya na lang yun kung magiging masaya ba siya alone or magiging masaya siya na may kasama. Parang ako kasi isipin ko, namatay na yung boyfriend ko, so yung mahal na mahal ko. Parang gusto niya, masaya ako, so magiging masaya na lang ako. Nang may kasamang iba or wala. Choice na ng babae yun talaga. For me naman po, depende po yan sa coping mechanism ng tao. So basically, kung self-destruction yung coping mechanism niya, magsi-self-destruct siya just like Jada. Pero katulad naman po ng kay Imelda, kung ganun po yung kanyang coping mechanism na parang fuel sa kanya na yung iisipin niya, ito yung gusto ng asawa ko before. Ito yung magiging masaya siya. Kaya ipapagpapatuloy niya yung mga bagay na ginagawa nila ng sila, pero yun nga lang, ang kaibahan ay hindi na siya kasama. Pero itutuloy niya pa rin. Pero buhay pa rin yung spirit niya, di ba? Oo. Na, maiisip niya pa din na, kung itutuloy ko to, magiging proud masaya siya. Masaya pa rin siya. Basically, bandang huli, kaligayaan pa nga rin ng lalaki. Kaya sumasaya pa rin si babae. Di ba? Right? Yun. For me naman, kagaya ng sabi ni Kuya, it doesn't matter kung magka-relationship or not, di ba? It doesn't matter of, it doesn't matter if mag-jowa sila or what. Di ba?
para sa akin, ha, like si Jedda tsaka si Tupac. And then, yung sinasabi mo about kay Imelda tsaka kay Marcos. Yung sinasabi parehong niya Marcos is... Yun. Ferdinand. Yeah, Ferdinand pala, sorry. Like, sabi niya, si... Sorry. Si Tupac tsaka si Jedda is naghiwalay nung bago mamatay si Tupac, di ba? And then, si Ferdinand tsaka si... si Imelda, 'di ba namatay si Ferdinand 'di ba nung sila pa rin. Okay. Para sa akin naman ha. Kagaya ng sabi ni Kuya, it doesn't matter kung magka-relationship or not. Sa akin naman, para sa akin, kung if ever man mawala yung lalaki ko sa mawala yung lalaki ko or jowa ko, asawa ko or what, nandiyan pa rin yung tatay ko. Kasi yung tatay ko is siya yung nagsusupport sa akin kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung gusto niyang gawin para sa akin. So, parang if ever man na wala akong matakbuhan, na wala akong makausap as may man, so nandiyan pa rin yung tatay ko na para mag-support sa akin na kung ano yung gusto kong, kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung magpapasaya sa akin, ganun. So, para sa akin, kasi yung tatay mo ang first relationship kasi mo talaga. Kasi sa akin talaga ha, wala akong pakialam kung magkaroon ako ng asawa, magkaroon ako ng bagong boyfriend, magkaroon ako ng bagong asawa. Para sa akin, may anak ako, may dalawang anak ako, at may tatay ako. Lalaki ko pa rin yun. May tatay ako na gusto na masaya kung ano yung ginagawa ko, support pa rin sa akin. Number one kasi tatay natin eh. Number one tatay natin yung masaya para sa atin kung ano yung ginagawa natin. Number one, yung tatay natin ang magsusupport sa atin kung ano yung gusto natin dapat gawin. Yun yung para sa akin. Sorry, hindi ko alam kung na-offend kayo, pero para sa akin yun. Para sa akin, tatay ko. Para sa akin, ang legit na number one man ko is yung tatay ko. Yun. Yeah, pero alam mo, hindi mo pa nakikita yung man mo siguro. Siguro, hindi. Kasi hindi ko pag nakita mo yun, si tatay mo gusto na rin niyang doon ka na eh. Nakatalaga ka na doon eh. Yes, na, which is tatay ko naman na nagsasabi sa akin na kung saan ka masaya, sige, doon ka, support ako sa'yo. Pero kung may lalaki ka man, kung may bago ka mang lalaki na magpapasaya sa'yo, support ako sa'yo. Pero kilalanin mo pa rin yung bagong magiging lalaki mo na magtatanggap ng mga anak mo, na kung sino ka talaga. Ganon. So para sa akin, natuto ako sa tatay ko, hindi sa nanay ko ha. Alam mo, kunya, di ba may anak ka na, tapos di ba may yung mga lalaking darating sa'yo, parang tinitest mo lagi. Sa tingin ko nga, baliktarin mo yun eh. Kasi unang-una, medyo mahirap sa kanila dahil may anak ka na eh. Sa tingin mo kasi, parang ang inaano mo kasi, tanggapin mo itong mga anak ko. Gadawat ganito ka, may anak ako. That para sa akin ha. Wait, pakinggan mo. Okay. Dapat, isipin mo rin yung kalagayan nila. Kasi, basically, may dala ka ng baggage eh. Tapos, papatunayan niya pa yung sarili niya sa'yo. Nagigis mo, may dala ka ng baggage, tapos papatunayan niya pa yung sarili niya sa'yo. Imbis na baliktad, ikaw itong may baggage eh, patunayan mo yung sarili mo sa kanya. Kasi isipin mo, utusan mo itong lalaking ito na, buhay mo rin itong mga ito. Diba? Nagigas mo? I mean, imbis na ikaw, magpapasikat ka talaga sa kanya kasi nga may baggage ka ng dalay. I mean, yung sinasabi mo kasi is, yung sinasabi mo is, syempre may baggage na akong dala. Parang ang sinasabi mo is, naghahanap ako ng... standard binata. Mo kasi yun. Naghahanap ako ng binata like that, na parang sinasabi mo na, para sa akin ha, for short na lang ganito. Ako kasi, bilang isang single mom, hinahanap ko din is single dad. Single dad man siya o hindi, at least tanggap yung mga anak ko. Kung sino talaga ako, yun yung hinahanap ko. Kung sino yung totoong pagkatao ko, tanggap niya kung yun na nga sino pa, talaga yung test ako. Lagi, sila laki lagi ang tinitest mo. Parang I mean, ganito, let's say kunyari, ganito. Kunyari ako naman ay yung may shit. Kunyari, ako? Medyo babaliw-baliw ako. Kasi medyo babaliw-baliw ako. Iti-test. Kunyari, hindi, ganito lang. Pabilisin natin. Kunyari, loser ako na lalaki. Gusto kita. Iti-test ba kita? Ako nga tong loser eh. Magpapasikat ako sa'yo ngayon. Ako nga tong loser eh. Intindihan mo ba? Parang kung ano yung ma-offer mo sa kanya, kasi syempre tinanggap kanya niya may dalawa ka ng anak eh. Yung ngayon, ikaw naman, para sa partner mo, ano yung ma-offer mo sa kanya?
Wait, actually kahit nga hindi ka mom eh, kahit tanggalin natin yung word na mom, single ka lang. Kahit single ka lang, wala kang anak, wala kang baggage, single ka lang. Sino ang bubuhay kanino? Kasi pwedeng gumana yung sistema mo, pero ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ang gustong bumuhay sa lalaki o yung lalaki yung bubuhay sa iyo? Para sa akin same. Hindi, what do you mean same? Both, oo. Hindi pwedeng I mean, mangyaring equal yun eh. So halimbawa 100k nilapag mo, kailangan 100k din nilalapag niya. No, it's never gonna be equal, right? So, pero sa ideal setup mo, anong mas gusto mo? Ikaw ang bubuhay, mas malaki income mo, o mas malaki income niya, o siya yung bubuhay sa'yo? Para sa akin, kung sino yung mas malaki income, dun ako. Okay, next question. Sino ang magpoprotekta kanino? Pag pumasok sa, bawa, let's say, hinold up kayo, may baril, sino magtatanggol, ikaw o siya? Siyempre siya, lalaki siya. Okay. Ngayon, sino ang pumapasok sa bahay? Tubig? Yung magbubuhat ng galon. Sino magbubuhat ng tubig? Siya. Siyempre, siya. Okay. Okay. So, di ba, guess mo, din, ikaw, patunayan mo yung sarili mo sa kanya. Yan ang point ko. In short, sino ang nakikisali sa buhay nino? Siya ba yung nakikisali sa buhay mo o ikaw ang nakikisali sa buhay niya? Siya ang nakikisali sa buhay ko. Yun talagang mali. Hindi, magkakay pa kasi na talaga. Anong ideal sa'yo? Mundo mo? Papasukin niya o mundo niya papasukin mo? Kasi para sa akin, tahimik yung buhay ko tapos pinasok mo, di ba? So, mundo. Akin, siya ang papasok? Oo. Siya ang papasok sa buhay ko. So, it means tahimik yung buhay ko tapos pumasok. Right. Tapos nangialam ka sa buhay ko. Tama ka nga naman. Yung buhay ko. Yun. What if makita ka naman ng lalaki na let's say yung buhay niya mas gusto mo kaysa sa buhay mo? Para sa akin, mas pipiliin ko yung buhay niya. Tapos, sasali ka o pipilitin mo siya ang sumali sa buhay mo? Sasali ako sa kanya. Sino na ang mag-a-adjust ngayon? I mean, sasali ako sa kanya na gusto niya, pero kung hindi naman gusto na papasok ko sa buhay niya, why not? Bakit ako pipiliin right. ko pipiliin pero kung gusto niya, kanya? Halimbawa na papasok ka, open siya, would you adjust for his lifestyle or not? Mag-a-adjust ako kasi syempre gusto right. ko nga siya. Eh. Kasi gusto right. ko nga siya. Eh. Kung ano yung ayaw niya, kung ano man yung gusto niya, gagawin ko. Kung ano yung ayaw niya, gagawin ko. So in short nga, hindi pa talaga siya nakakita ng lalaki na sa tingin niya, mas okay yung buhay sa kanya basically. Kasi magsasubmit siya. Yung mga ganyan sinasabi diba? Niya. Sasubmit siya. Yung mga ganyan sinasabi niya, rules lang naman niya dun sa mga mas mga exactly. lower level na G. Na sa kanya, oo. Diba? Oo. Tama. Higher level na G, hindi niyo masasabi. Hindi applicable yun eh. Diba? Hmm. Hindi mo masasabi yan. Siguro based on my experience, kasi maaga talaga ako nagkaroon ng anak. Hmm. So ngayon, ang hinahanap ko is yung partner sa buhay na tanggap kung sino ako. Yun yung main reason. Ang lagi ko sinasabi, tanggap kung sino ako, tanggap yung mga anak ko. Yun yun. Pero if ever man makahanap ako ng man, na katulad mo or katulad nyo or what. Siguro, para sa akin, kung ano yung ayaw nyo, kung ano yung gusto nyo, mag-a-adjust ako. Pero, wag lang yung mga anak ko. Na if ever, ayaw mo sa mga anak ko, gusto mo akong asawahin. Ayaw mo sa mga anak ko. Bakit ako, ba't ko pipilitin yung sarili ko sa'yo? Ayaw mo nga sa mga anak ko, di ba? Ganon. So yun, I mean yun naman talaga is... sorry. Yeah. Ayoko ma-offend. Kuy, umayos ka kasi, kuy. Yari ka, kuy. Ikaw pala yung ano dito. Yari ka, kuy. I mean, ano, wala naman. Kunwari lang eh. Kunwari lang naman eh. So, para sa akin, kung sino man yun, kung halimbawa may nagkagusto sa akin, ganun, di ba? Okay. Siyempre, para sa akin, number one, na gusto yung tatanggapin yung mga anak ko bago ako. So, yun. Okay. Tanggapin ko sino ko, yun. Tanungin ko pa ba to or pang lahat yung itatanong? Ay, gusto ko na si Ives ko yan. Ives, pasuha mo. Mamili ka, dalawa. Siya muna tatanungin ko o yung pang lahat. Sige, na. Kasi baka mapanis yung ibang laway nila eh. Tanong mo to. Ito? Ay, oras. Okay. Pag si Tupac yung... Okay, ito. Naalala ko na yung tanong ko sa'yo. Pang sa'yo kasi yung pinilin ng tropa ko eh. Pag na-meet mo si Tupac, di ba, yung nagigets mo kanina, yung Tupac, di kunyari ikaw si Jada, sabi ni Tupac, okay sana tayo eh, pero ayoko yung mga anak mo. Ano, pipiliin mo si Tupac or dito ka sa anak? Siyempre 100% sa mga anak ko. Sa anak niya siya. Alright. Oh. Kasi bakit? Pero alam mo, kung yung lalaki yung higher level G, right? Tapos nakikitaan siya ng, like, gusto rin siya at alam mo yun, pasado siya dun sa taste ng higher level G. Di naman nagmamatter kung may... Anak siya. Oo, kumbaga, para sa kanya, anak mo yan, hindi ko naman anak yan eh. Kagaya nga ng sabi ko. Hindi ko naman papaalisin sa'yo yung anak mo eh. Hindi, anak mo yan. Hindi ko naman anak yan eh.
Natanong diba? Ko lang yun. Oh, yun. Para sa akin na, kagaya nga ng tanong niyo po kanina about sa 299. Wala akong pakialam, diba? I mean, about doon, ha? About doon, wala akong pakialam. Okay yan, Goy. Okay yan, Goy. Papunta dyan yung tanong ko sa kanilang lahat. Ito lang. Yun na nga kasi, papunta dyan yung tanong ko sa kanilang lahat. Buti tromoback na siya. Oo, yun. Kagaya nung sabi niya is, alam mo ba? Kagaya nung tanong niya is, what, anong sa 299, diba? Nice one. Diba sabi ko, wala akong pakialam kung papakasalan ako sa hindi, kung magkano man yung halaga ng singsing, kung proposal ba yan, or promise ring, wala akong pakialam. Kasi para sa akin, kung talagang totoong mahal mo ako, wala akong pakialam kung papakasalan mo ako sa hindi, unless na lang tanggap mo yung mga anak ko kung sino ako, tanggap mo ako kung sino ako. Yun lang yun. Yeah. Ayun. Bakit lang yun? Yun lang. Sorry. Okay. Me. Medyo... Doy, parang di mo tanggap, Doy, ah. Kanina pa tahimik. Tapos nakikinig lang ako. Mapuputo ka na. Parang ano eh. Mapuputo ka na. Parang nasa isang ano lang tayo. Nasa isang... Sabi mo muna sa mic, enough! Naguguluan na ako eh. Nakikinig lang talaga ako. Oh. Basta ako kung ako tatanungin nyo. Siya lang talaga. Whatever it takes. Dikmatized. Tangin na kasi kanina pa ako nakikinig sa inyo eh. Kanina pa nakikinig siya lang iniisip mo eh, no? Naguguluan na ako sa sinasabi niya. Be, kagang mo ba yung boyfriend mo? Kagang mo? Hindi. Mabait yun. Kaya yung sabi mo, sa akin kasi, may experience na ako. Like, mother na ako, single mom ako. So yan. Pero sa iyo kasi wala ka pa experience. So ayaw ko lang. May experience ako. May isang anak. Hindi po. Wait lang, Koy. Tapusin natin yung overall na tingin ko dun sa situation niya. Parang kasi naghahalap siya ng gusto talaga siya. Ngayon, ang point, paano mo gagawin yun kung puro ikaw lang? Anong may offer mo? Parang wala namang lalaki na down sa iyo tapos ikaw wala siyang napapala sa iyo. Yeah, tama yun. Diba? Make sense lang. Bigayan lang tayo. Putang hindi tayo. Parang ang lagi kong napapansin na salita ng mga babae. Dapat, mahal niya. Pero wala yung parang papatunayan mo na mahal mo siya. Oh, ready ka ba? Lagi daw, mahal mo ako. Hindi yung mahal mo siya. Ikaw ba? Ikaw umaasa ka sa kanya. Whatever it takes, kaya niyang gawin sa'yo. Ikaw, kaya mo ba yun? Yes, of course. It means, kaya nga sabi, di ba, bigayan. Kung mahal niya ako, kung tanggap niya ako, why not? Bakit hindi ko siya tanggapin? Why not? Bakit hindi ko siya mahalin, di ba? I mean, kung ano yung pinapakita niya sa akin, yun lang din yung, kung ano yung pinapakita niya sa akin, the more na, kung ano yung itrato ko sa kanya. Like, alam mo, tingin ko nagpo-focus yung mga babae masyado. Naghahanap sila ng lalaki na may gusto sa kanila. Eh, alam mo, ang dali nga ng buhay niya, hanapin mo lang yung gusto mo eh. Oo nga, no? Ba't pa kayo nag, di ba? Ginagawa nila, antayin nila, may gusto sa akin to. Mm-hmm. Medyo ayoko. O next, sino pang mga may gusto sa akin dyan? Mm-hmm. Pero mayroong isa dun sa tabi na gusto mo talaga siya. Kasi pag may gusto sa kanila, ba't di mo missionin? Ayaw term nila. Nila yun, weird term, eh. Tsaka term nila yun pag may gusto sa kanila eh. Pag yung gusto nila, sila mas susunod ba pag may gusto sa kanila yung aantay nila? Hindi naman kasi lahat ng mabae ganun. Diba? Pero yung bandang huli, bad trip nga sila nun. Yun nga eh. Hindi nga sila sumasaya dun eh. Masaya ba kayo sa lalaking sunod-sunuran sa inyo? Hindi nyo trip yun ha? Ay, sumubok ka na ba sa gusto mo? I mean, Actually, nagustuhan ko siya. Sino? Hindi ko kilala. Huwag ko na alam. Wait, ito na lang ang tanong ko. Isa ba siya dun sa una at pangalawa mong lalaki or no? Pangalawa. Yun yung gusto mo yun. So, sinubukan mo yun? Sinubukan ko siya. Kasi nga gusto ko siya, di ba? Kasi ako yung tipong babae na kapag gusto ko yung tao, kung talagang gusto niya ako ha, kasi ganito yun eh, kapag gusto mo yung isang babae, ngayon, hindi naman pwede na... gusto ako bilang isang babae. Hindi man pwede na
ay gusto ako nito, lahat ng gusto ko bibigay nito, lahat ng gusto ko gagawin nito. Hindi naman ganun. So which is ako na babae na gusto ko yung tao na to, tapos kaya natin to, shot mo na yan. Hindi, I mean, binulungan ko siya. Binulungan ko siya. Sabihin mo, enough. Narinig ka kasi. Narinig ko kayo, gumagano na ako. Kasi para sa akin, hindi mo lahat ng babae ganun. Legit talaga. Kasi ako ha, para sa akin, bilang isang babae, nagustuhan ko yung lalaking yon. Nagustuhan ko yung lalaking yon. Tapos, nung una, wait lang. Boss, I mean, nouna kasi ganito yan eh. Kukwento ko na ba yung Pasko? Single mom na title na itong podcast namin. Be. Hindi kasi ganito yan eh. Gusto ko siya, tapos... Ito na, makinig ka lang, saglit lang to. Ikaw ba nag-first move sa pangalawa mo o hindi? No, it's not. Hindi pa rin. Pero, hindi ka pa rin. No, hindi pa rin ikaw yun. No, it's not. Yung tanong ko kanina, no, it's not. O, diba? Ang klaro nung sinabi mo, ah. Wait lang. Yun lang yung hinahanap kong sagot. So, hindi pa rin, diba? Hindi pa rin ba yung crush mo siya dahil gusto ko siya? Hindi ba gano'n? Wait, okay. I'm so sorry. Based sa lahat ng mga napakinggan ko, Ang takeaway ko sa mga sinabi niya, eh, feeling ko, hindi niya pa nakikita yung tao na magre-reciprocate. Sorry po, reciprocation. R-E? Hindi ganun. Charis. Pero hindi niya pa po ata na-feel yung gano'n na reciprocation. Hindi niya pa po na-ano si Tupac niya makakapagpa-submit sa kanya nang hindi niya ine-expect, nang hindi niya... unconsciously. Right. Na makakapag-submit siya na unconsciously. Yo, sa'yo, na nakita mo na yung sa'yo? Oo. Oh, shit. Kasi ganun yun. Minsan, enough na yung so parang mahal. So, in a relationship ka ngayon? Yes po. Okay, yun yung Tupac mo? Oo. Alright. So, bali po, ang take ko sa kanya, eh, parang bonus na lang yung tatanggapin yung anak mo. Pero, ang kailangan mo is yung mahanap mo yung tao na parang, down na ako para gawin ko lahat para sa kanya. And at the same time, marireciprocate niya yung binibigay mo. Game. Ganon kasi siya. Okay, next so, contestant. Next topic. Beauty pageant. Thank you for a wonderful answer. Okay, ano ang dating status mo? Me? May jowa. My boyfriend. Okay. Tapos? Oo nga, ba't ang tagal mo daw sumagot? Nag-isip. Hindi, komplikado rin kasi talaga. Bakit siya komplikado? Nagkakagulo kami ngayon. Tagal na kasi namin eh. 8 years ganun. Tapos medyo, nandun kami sa bingit ng paano natin to ayusin. May ganun. Yo, 8 years, hindi naman baka nagkakasawaan na kayo yung sitwasyon nyo ngayon? Medyo, ganun yung feeling ko. Kasi same kami. Sa tingin ko totoo yun kasi sinabi mo na eh. Medyo ganun po. So siya ganun din yung vibe niya sa'yo? Same kami. Both kami. Ano, nag-aantayan na lang kayo? Same feeling. Hindi, choice namin yun. Nag-stay siya sa akin eh. Gusto ko yun eh. Parang kahit anong mangyari sa atin, mababalik natin yan. Choice mo yan kung mag-stay ka ba o hindi. Kung ayaw niya na. So, lumalaban kayo? Hindi niyo hayaan lang. Wala pang sumusuko naman. Wala sumusuko? Ikaw sumuko ka na. Gusto mo gawin mong epic, makipag-break ka dito ngayon sa akin. Joke lang. Huwag naman. Nag-hold kasi yung iba, may nakipag-break dito. Oh, di ba? Dito nag-announce. Dito sila nag-announce. Maraming rason para hindi ko pa siya iwan. Okay. Tissue! Ayoko, hindi ako iiyak sa lalaki. Dumila pa. Side eye, tas dila. Pare, mukha. Pare, mukha kailangan mong ipaglaban talaga, pare. Ganun. Ano ba ang nagiging problema nyo? May problema ba o wala? Meron po. Ano nga? Kailangan ko pa po ba sabihin? Kung kaya mong i-open dito. Hindi, kung kaya mo lang naman. Kung gusto mo lang ng advice, maybe. Hindi naman details. Sige, ano na lang, pahaging. Parang hindi kami nagmamatch. Saan? Doon sa craft niya, sa craft ko, ganun. Hindi kami, like...
Sabay. Nagko-collab ba anong kayo? Anong craft to? Siya kasi nag-music siya. Na supportive naman, supportive din naman siya sa akin, okay, sa modeling ko and all. Ang craft mo? Kaso lang, nagmamodel po. Okay, hindi nagmamatch yung dalawang yun. Opo, hindi nung sa ganun eh. Parang nawala na yung connection namin dalawa. Sobrang busy kayo lagi? Busy ko. Oo, tapos ang dami niya pong pagtatalo na noon. So, ako syempre, na-drain ako. Siya rin naman. Pero sa isang bahay kayo? Yes po. Hanggang ngayon? Yes. So, ayun, medyo ano lang. Kung tatanungin, kung magiging honest ka sa sarili mo, ano sa tingin mo ang mali mo? Yung mali ko, yung iniisip ko masyado na hindi kaya ko to, wala siya. Parang ganun. Ano na? Kaya ko to nang wala siya, nang hindi ko siya kasama ngayon. Parang ganun, nagiging self-centered po ako somehow. Ganun siya. Yeah. Na hindi mo naman talaga kaya nang wala siya. Actually, tol, pag iniisip niya na yan, na ganyan, na kaya ko to nung wala tong lalaking to, wala na siya dun sa team spirit. Yung soul niya. Hindi na team yung tingin niya. Tama. Yun din po yung nakaka-affect, yun din yung nakaka-affect sa kanya kasi nararamdaman niya yun na pinapanindigan ko talaga. Tapos syempre siya, tayo na, bakit ka ganyan na? Na dati, team tayong dalawa, magkasama tayo, ito na mangyari. Bakit ka nagkaganon? Bakit ka nagkaganon? Yun nga po, nagkahiwalay na talaga kami. Hindi na kami nag-uusap, wala nang everything and all. So, pero pag gusto mo talaga yung tao, kahit di kayo mag-usap one year, pagbalik nyo, ganun pa rin. Hindi, iba pa rin po. Siyempre, iba pa rin. Nag-agree ka dun, di ba? Ako, agree ako dun. Pero aalis ako ng 5 days, pwede kong dito hagan yung mga babae ko. Oh, exactly. Pag-uwi ko, kaya mga nagalit. Alam mo yun, mas na-miss nyo pa nga yung isa, di ba? Di ba minsan parang, kaya rin, nag-ano tayo, yung punta tayo ng Europe, minsan may mga araw na hindi ako talaga nagpaparamdam sa mga babae ko eh. Right. Eh, yung sa amin kasi, ang tagal na rin. Tapos ano, syempre may needs din ako. Ate Cardin, putangin na, kalat. Sarap eh. So, may needs din tayo, gano'n na minsan nagkakamali na ako, nagkakamali na rin siya. Gano'n na po patok. So, nakukuha nyo na sa iba yung mga needs nyo. Okay, bro, muna natin ito. Balik natin ito. And we're back, round 4. Wala to. Nakukuha sa iba yung needs. Nakukuha na sa iba yung mga needs. Pares kayo, alam nyo. Hindi naman po yung needs na talagang... Hindi nga, wala naman. Umuho ka na eh. Umuho ka na eh. Lalawki pa, no? Lalawki pa! Putain na! Ay, nako, talaga. So, yun nga, ganun. Hey, wait, eto na lang. So, overall ba, gusto mo ba kayong magkaayos pa? Opo, kasi siya yung nakikita ko nakasama ko. Ang ganda ulo talaga. Eh, ba't di ka umayos? Inaayos ko yung sarili ko, pero po kasi tatayo rin muna ako. No, wait lang, teka lang ha. Hindi muna ako... Parang, bahala ka dyan. Kung hindi mo ko aamuhin, grabe naman. Gusto mo amuhin ka niya? Talika naman dito, parang ganun. Hindi mo pwedeng mag-stick ka lang. Parang for me kasi, wait lang, kilos ka naman, ganun. Masyado ka ng focus dyan. Ako naman. Wait, ito sa... Pagiging selfish yun, alam ko. Pero wait yun lang, nga, hinihintay nga, ko lang. Doon ka na, naaminado ka na nagiging emotions, selfish ka? Yung emotions ko lang yung pinapairal ko ngayon kaya ganito. Doon, pero, doon nagkakasiraan ng mostly ng relationship. Pag inuna mo na yung sarili, pag sarili mo na masyado at hindi na yung team ang iniisip mo, doon na. Kasi kaya nga kayo nilagay para sa isa't isa, team nga eh. Tapos iisipin mo yung sarili mong nararamdaman. Kung ano so, para sa team, yun ang isipin parang mo. Parang ako kasi po, parang dinanamnam ko maigi yung nangyayari sa amin. Huwag mong namnamin. Yun nga. Talagang, hindi kami okay, so sige, let me. Ngayon, pag uwi mo mamaya, ikaw yung, oh baby, eto na ako. Kasi gusto mo naman kayo magkaayos eh. Paano naman, meron po kasing times na ganito. Nadidecline ako, nadidecline ko siya. May ganun. Yung parang, tatry natin, sige, usap baka tayo ulit. Siya. Lalabas kami, ganun. Parang, wala, hindi kami nag-uusap. Ilan taong ka na? 22. Okay. Tapos may baby ako, 5 years old. Tapos may baby kami. may baby kayo. Si lalaki. Bakit mo lang sinabi? May tanong ako. Wait lang. Suspense nga eh. Si lalaki, nakikita mo ba na may direction siya sa buhay? Oo naman po, kaya nga tangin na. Naniniwala ako sa lahat ng ginagawa niya. Okay. Ito ang gawin mo ha. Shut the fuck up ka na lang. Shut the fuck tapos, up challenge. Tapos mag-focus ka lang sa kanya. Tulungan mo na lang siya. Huwag mo na isipin yung kung ano man yung sayong part dyan. Tulungan mo na lang siya at mag-stick ka na lang dun. Kasi may direction naman siya sa buhay eh. Medyo kasi. May pupuntahan naman siya eh. Paligayahin mo na lang siya. Yun yung sagot. Pero sa tingin ko, aralin mong lumigaya para na pinapaligaya siya. Masaya ako na kung ganun. Ano yung tanong mo, paano naman ang sarili mo? Yun na yung sarili mo. Ginagawa ko naman yung part ko. Ikaw naman. Parang ganun, di ba? Hindi yun ang... Wala namang sinabi si God kay Adan na ganun eh.
Oh, wala naman part si lalaki na dapat amuhin kay. Oh, grabe, ginusto mo ko, tapos wala kang gagawin. Ano ba naman? Hindi, sabihin mo kay God. O, go, sabihin mo. Lord, please, diba, pakilusin mo na siya. Hindi nga yun eh. Ang part niya, di ba, mag-provide sa inyo? Yun ang part na lalaki. Oo, ginagawa naman niya yung trabaho niya. Napoprovide na naman kayo? Oo, yun, ginagawa niya. Oh, ginagawa niya yung part niya. Gawin mo ngayon yung part mo. Gawin mo ngayon yung part mo. Ginagawa ko naman, koy. Ang unfair mo pala eh. Pero mag-unfair na ako, putang ina. Mag-100% ka ngayon dun. Sa part mo. And isipin mo, di ba sabi mo may direction siya. Sobrang bibilis pa yung pupuntahan niya kung tutulong ka pang magpabilis. Kung hindi ka na magagaganyan. Kaso ini-stop mo yun, nag-i-inarte ka pa yun. Ako naman, umi-stop tuloy yung direction. Ibig na mag-focus ka lang, makakarating sana kayo agad doon sa kung saan nyo man pupuntahan. Kung mag-focus ka sa kanya. Tuloy-tuloy lang yung langis dapat na no. Huwag ka nang pabebe. Nagpo-provide naman siya pala. Huwag ka nang pabebe. Yung word ko. Ang nangyayari kasi binibigyan mo siya ng isipin. Pag nagkaroon siya ng isipin, bibilis ba siya o hindi? Paano kung hindi yun yung nakikita ko? Na ano, na? Hindi na siya ganun. Hindi ganun yung nakikita ko na naapektuhan siya sa amin. Gets niyo po? Hindi siya pwede magpa-apekto eh. Gusto mo ba maapektuhan siya sa relationship? Oo naman po kasi. Okay, ganito. Wait. May ego na nararamdaman ko. Please naman. Right, okay. Pag naapektuhan siya sa relationship niyo, ganito mangyayari. Mababaliw siya sa'yo, mapafuck up yung pera niya, hindi niya kayo mapoprovidean. Yun, mapafuck up yung... Gusto mo ba mangyari yun? Pupuntahan niya. Hindi, di ba? So ano yun, laging ako yung kilos, ako yung key sa lahat, ganun? Wait, hindi ba siya kumikilos para sa family niyo? Kumikilos talaga. O gusto mo isipin ka pa niya? Ano yun, hindi ka kikilos kasi hindi ako ganun sa'yo ngayon kasi nagkakagulo tayo. Again. Magulo tayo. Parang, sige. Na, ginagawa mo yung shit mo ngayon, hindi na ako ganun ka-down sa'yo ngayon kasi nagka-problema tayo at hindi mo na itutuloy yung dapat mong gawin. Ganun baka ba? Hindi mo nakikita na ikaw yung problema eh. Paano yun naman, kuy? Grabe naman yun. Hindi talaga, unang-una ito, tatanong ko dyan. Hindi, wait. Kasi nga, sabi mo, di ba, yung part niya, hindi niya ginagawa. Mali nga sa mata mo, ginagawa niya nga yung part niya, nagpo-provide nga siya. Okay, so ako po yung, ako yung gaba, ako yung distraction. Technically, yes. Okay, tignan mo ha. Unang-una, ano yung gusto mong iparamdam sa'yo nung lalaki mo? Lambingin siya. Wait. Hindi, yun nga. Lambingin niya siya. Parang gumawa naman ng way to fix everything. Kasi hindi... Ano nga yun? Ano gusto mong maramdaman? Hindi ko po, hindi, yung ayusin namin yung relasyon namin na katulad na nun dati, ibalik. Ganun. Ano nga yung mga yun? Di-specific ba? Tingin ko maayos yung relationship niyo, ikaw lang yung nagpapagulo eh. Kasi tingin niya okay naman eh, tas ikaw lang yung nagbibigay sa kanya ng dama niya na hindi kami okay. Ano ang pinaka-specific na gusto mong maramdaman na hinahanap mo dun? Bakit ka nagkakaganyan? Matutukoy mo ba? Hindi. Hindi, di ba? Kaya kaganyan. Damn. Brother Ives dyan! Una-una, mate. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, teka lang, tol. Kasi alam kong hindi niya alam eh. Yeah. Hindi niya alam yung hinahanap niya. Paano sila maayos? Oh. Hindi nga niya alam. Hindi niya talaga alam. Kasi sa mata niya nga, hindi gumagalaw yung lalaki. So, hindi, gumagalaw po siya. At nakikita ko na kung ako pala yung distraction, tapos nag-stay ka sa akin. Yo, talagang madidistract yun. Hindi mo nga alam eh. Ikaw nga, hindi mo alam eh. Kung anong gusto mo. Tol, nag-guess ko yan. Hindi niya alam, di ba? Oh. Mostly sa kanila, ganyan yan. Hindi nila maintindihan kung ano yung gusto nilang maano. Kasi kinakalimutan lagi nila yung guideline. Yes. Ang guideline is, paligayahin mo si lalaki. Yeah. Yun na yung sinabi ni Gadim, kung mag-stick ka na lang doon, alam mo yung gagawin mo ngayon. Pag alam mo ang nangyayari, kakaganon mo, nandamay ka pa. Ganon ang effect sa lalaki mo nun. Sineshare ko lang yung totoo ha. Kasi di ba hindi mo na nga alam. Tapos, paligayahin mo ako. Ano bang kailangan mo? Hindi ko alam. It doesn't work for me po. Hindi naman ganon. Hindi kasi yung problema, same na kami magulo. Ganon. Kaya nga, hindi, bigla na lang nawala yung connection and all. Lalabas kami. Walang, parang ganon. Okay. So, magulot talaga. Baby girl, minsan alam mo, ang question sa akin, ba't kaya umaabot pa sa point na magiging magulo kayo? Eh, ang dali-daling mag-keep ng lalaki. Ano, choice na lang. Alam mo ba paano mag-keep ng lalaki? Oo naman. Ano kaya nga nandito ko eh. Ano? Sige. Ibigay sa kanya lahat. Ano, down ka, ganun. Oh, hindi okay. Ka nang ganun ngayon. Yun nga eh. Kasi syempre po, kung ano yung actions niya towards me, syempre maaapektuhan ako dun. So ngayon, paano ko siya ipupush kung ikaw ako yun. Down na down? Ikaw yun. Isipin mo kung nakashut the fuck up ka lang at nakasmile ka lagi at tuwing umuwi siya. So ano yun, lahat ng ginagawa niya, ignore ko na lang. Hindi. May ginagawa niya mali.
Hindi nerd eh. Oh, daming hanash. Hindi. Ano daw? Grabe! Daming hanash. Guys, pagtanggol niyo ako, magets niyo sana yung nararamdaman ko. Ano bang ginawa nung lalaki sa iyo na masasabi mong wala, off? Wala, napapabayaan niya na ako. In what way? Sa amin, mag-partner, hindi na kami masyadong... Wala na talaga yung katulad dati mag-usap. Bakit sa tingin? Teka lang, wait. Wait lang, ito, ito yung pag... Yung hindi, yung pagpapakilig na... Ay, yung pag... Hindi naman kilig siya kasi putang hindi na kilig yun. Ano lang, parang yung... I-feel yung sarili ko na ito tayo, ano, may mga pangarap na papunta na sa feelings mo yan eh. Papunta na sa feelings mo yan eh. Hindi nga nagmamatter yan eh. Ako kasi, syempre, hindi nagmamatter yun. Bakit ganun? Bakit hindi mo kumatter yun? Wait, so ano nga yung mali sa part niya? Hindi niya maparamdam sa'yo? Because, ano sa tingin mo? Kasi nga nagkagulo kami, hindi na nga kami match. Wait, bakit niya nga hindi pinaparamdam sa'yo? Busy ba siya sa ibang babae? Busy ba siya sa ibang career? Hindi ko alam. Ganun. Busy sa? Saan? Maybe. Busy saan? Sa tingin mo? Kasama mo araw-araw, hindi mo alam. Sa tingin mo, saan siya busy? Kasi bakit hindi na kami nag-uusap. Sa career. Sa career siya busy. Bakit siya busy sa career? Para saan yung pera na galing sa career? For me, for us. Oh. Oh. So magagalit ka sa kanya kasi busy siya magtrabaho. Wait, kasi parang hindi ba valid yung nararamdaman niya. Nararamdaman ko kasi yun yung pinapa-feel niya sa akin. Hindi. Ipa-feel mo sa kanya na mahal mo siya. Oh, tapos habang busy hindi siya. Hindi mawawala yun. Hindi nga niya nararamdaman. Hindi niya nararamdaman. Pag umuwi ba siya para kang aso na excited na nakita siya? Ngayon hindi. Oh, yun. Kanino na talaga siya ng gana noon kahit anong mangyari? Kaninong trabaho ba si relasyon yung vibe na sweet? Kaninong trabaho yun? Girls. Oh, di ba? Parang... So, kung gusto mo, yung lalaki mo, ang intindihin niya, magpakilig sa'yo at huwag siya magtrabaho. So, what if balik tarin natin? Ikaw na lang ang magtrabaho, siya ngayon yung may hanash. Bigyan mo ako ng face bump dyan. Okay. Oh. Ano? Oh, ba't ayaw mo? Oh, ikaw kaya na magtrabaho din. Ba't ayaw mo? Kaya mo yun, no? Sabi mo, kaya mo, di ba? Kaya mo yun, ikaw ang mag-work, siya ngayon yung maghanash-hanash. Ano ba? Yun na lang. Oh, ba't ayaw mo? Yun na lang. Ay, anong pangalan mo? Ay, alam ko na. Hindi, wait. Ito na lang, ha? Dapat nakatuto ka na dun sa anak mo na lang. May anak kayo. Oo naman po. Hindi na mawala yun, syempre. Basically, pero yung syempre, sa family niya tuloy, sa home. Alam mo, yung asikasoy mo yung home. Hindi yung house, yung ha? Home. O hindi yung house, yung home. Na pag-uwi niya, doon ba siya nakakaramdam ng peace? Doon ba siya nakakaramdam ng respect? Doon. Makaka-charge ulit siya. Kikilos ulit siya. Bibilis ngayon yung mission nyo. Nakaka-charge siya. Hindi alam mo, pag pumera ng maganda yun, makakalimutan niya nga yung work, magpo-focus ulit yun sa family. Exactly. Totoo yun. Kaya totoo siya yun, busy ngayon kasi gusto niya makapag-provide ng magandang buhay sa inyo. Kailangan mo intindi na, fuck, kawawa naman siya, hindi na niya kami maasikaso kasi ang inaasikaso niya yung greater purpose. Mahirap pagsabayin yun. Like, to be honest, lalaki kami, alam namin yan. Gusto man namin pagsabayin yung family, friends, at career, mahirap. Mahirap talaga. Oh, tol, tingnan mo ha. So, totoo lang ha, to be honest, masarap naman talagang mag-chill kasama yung babae. Talaga. Netflix and chill tayo. Yung nga yung goal. Lambingan tayo, kain tayo ng mga shit food dito habang nag-Netflix, tapos mag-kiss-kiss tayo ganyan. Right. Pero hindi natin mahanapan ng oras kasi sobrang laki ng ginagawa natin. Yeah. Which swerte nga siya eh. Kasi hindi nagigivin yung lalaki sa lifestyle na ganun eh. Isipin mo kayong lalaki mo, hindi na siya busy mag-work, landian lang kayo ng landian, mataba siya, kain kayo ng kain, Netflix kayo ng Netflix, pero broke kayo. Ayun, okay ba siya? Gusto mo yun. See? Exactly. Hindi para sa akin yung ganun buhay. Exactly. Ako, parang totola, parang minsan may mga days na parang ramdam ko na sobrang busy ako. Tapos parang, pag yan, matutulog na kami ng mga babae ko, wala na ako gana makipag-usap, gusto ko nang matulog, ayoko nang makipaglambingan, mga ganung shit. Mm-hmm. Pero sinasabi ko sa kanila na, darating din ang araw na pwede tayong magsayang ng oras na. Exactly. Yun ang goal eh, para sa akin. Yes. Magpayaman tayo ng todo para kung gusto natin mag-Netflix and chill buong magagawa araw. Magagawa nyo. Oh, diba? Nang walang natin, isipin. Nang walang iniisip. Isipin mo si Jinky yun. Pacquiao ang kaya. Goal, ang goal nun, papunta pa rin yun eh. Sa inyo pa nga eh. Ang goal nun eh. Exactly. So isip... ako yung problema talaga? Yes. Okay. Period. Okay, sige. Isipin mo, Tol, si... Oh, Tol, sa lalaki na ito, siya talaga may problema, Tol. Hindi, Tol, isipin mo si Jinky, paano kung si Jinky Pacquiao nagre-reklamo tuwing nasa training si Pacquiao sa... Yun, exactly. Oh, isipin mo, halimbawa, 6 months si Manny nagtitraining para sa championship fight niya, bawal siya humawak ng babae, syempre fighter siya, bawal siya maglabas ng sperm, usually ginagawa nila si human retention. Oh, isipin mo, paano kung si Jinky nagdadadada? Naputo, wala nang oras yun sa akin si Manny, wala siyang oras sa anak, oh, hindi kami nagde-date, hindi kami naglalandian. Tingin mo magiging ganun kaya kaganda yung output wala ng family nila? Wala na yung focus. Nila. Okay. Exactly. Yun sorry. Yun. Sorry. See, you know you should. Mag-sorry ka. Oh! Pag-uwi mo mag-sorry ka. O, di ba na
iba ngayon yung tingin mo sa kanya na parang shit, kawawa naman siya. Nakikita ko naman po yun, kaso nga, yung sarili ko naman. Oh. Ano mo ha? Tissue! Tingnan mo ha, ang iniisip ng lalaki, kayong dalawa. Kasi kung iniisip niya sarili niya, magbebembangan na lang kayo noon. Mag-Netflix kayo, kakain kayo noon. Ang iniisip niya, kayo. Tol. Tama, di ba? Na-imagine ko ngayon ha. Kaya rin lumabas na tong episode na to. Oh. Nanonood yung lalaki niya, ganito yung lalaki niya. Punching in there! Koy! Koy, kunyari sabay sila nanonood. Tignan mo. Gagano'n. Mag-order yun. Daily flight tsaka MNLA. Mag-order ako ngayon. Mag-order ako ng MNLA. Magdi-DM yun siya. Magdi-DM yun siya sa akin ng yung 100 na emoji. Yo! 100! Yeah! Patago, basta ako. Anyway. Pre, salamat, pre. Sincere na sorry. Kita mo yung view mo ngayon sa kanya. Pagod siya, busy. Anong gagawin mo ngayon? Mag-inarte? Hanas? Niregaluan ako ng niregaluan niya ako ng Christmas. Kinilig ako kasi MNLA yun. Oh, yan! Lolo Hot. My taste. Ayan. Mamaya pag-uwi mo, mauna ka dun. Mag-sorry ka. Sorry po. lumuhod ka daw. Mamaya bigyan mo ng sincere na sorry yan. Isip mo, pinahirapan mo siya ng gano'ng katagal. Pagod na pagod yung tao. Mm-hmm. Diba? Isipin mo tol yung dami ng babae ngayon kung mapanood lang nila to, tapos mag-iiba yung tingin nila dun sa pagod nilang asawa nagdasal laptop halimbawa. Mm-hmm. Bawa, bago nila mapanood to, iniisip nila, tangin na tong lalaking to, walang oras. Tapos na-realize niya. Tapos napanood niya to. Yeah. Titignan niya ngayon yung pagod niyang asawa. Yeah. Anong gagawin niya? Pagluluto niya ngayon yan. Mm-hmm. Yeah. Sino masaya mamayang gabi? Ganun lang tol, no? Ganun lang kasimple yung gagawin. Sino masaya mamayang gabi? Di dalawa sila. Papalagpa. Ano, i-mute na natin to. Sabihin ko, sorry, pero sana nilambing mo isang gabi. May pero pa eh, sorry lang. Pag mag-sorry ka, lubuhod ka na. Sorry, ang kasunod lang na pwede doon na word, master. Sorry, master. Yo, two words. Girl, o kaya, sorry, pagluluto kita. O, three words. Yun baby girl. Wala nang pero. Ingat ka. Kasi mayroong mga babae na nakapaligid sa kanya na hindi maghahanas. Ooh! And yung babae ba na yun, kayang gawin yung ginawa ko para sa kanya. Kaya! Diba? Kung ngayon, kung ikikip mo ako, halika dito, diba? Papalag ka pa rin eh, no? Mapride lang talaga o gali ko na yun. Hindi nga lang siya mag-inarte, talo ka na eh. Tama. Yung 8 years mo, talo na yun. Basta yung si babae, hindi lang mag-inarte. Peace of talo mind. Talo ka na dun. Peace of mind lang yung dala niya. Peace of mind. Siguro may dala siyang peace of mind, no? Tol, kung mabibenta lang talaga yun, no? Pwede lang ibenta yung peace of mind din. Supplier tayo niyan, no? Supplier kami niya, yung peace of mind. Cartel tayo ng peace of mind, no? Siplak yung peace of mind. Siplak pa talaga yun. Alam mo, minsan, tol, minsan napapansin ko, ha, hindi nila, di ba yung parang sinasabi niya, inisip niya yung feelings niya, yung gusto niya yung ganito maramdaman. Minsan nakakalimutan yun. Hindi niyo nga chinecheck yung mental health ng lalaki niya. Correct. Sobrang gulo kaya ng mundo nila. Kailangan niya kayong buhayin. Yung work niya, madugo pa yung work niya. Ang dami niyang problema. Ito pa to, hindi nila chinecheck yung feelings. Kasi ang lalaki may feelings pa rin naman eh. Meron. Pero hindi namin pinapakita. Ayaw naming malaman nyo. So, lahat ng lalaki mostly ganun. Pag gusto niya na maging emotional, hindi na siguro lalaki yan. Ngayon, kung yung lalaki mo ganun, ano kaya yung pinakamaganda mong gawin? Dadaan siya ng dadaan sa dami ng iniisip niya, tinatago niyang emotions? O iparamdam mo na nandiyan ka lang? Baby, simpleng masahe lang sa likod, tapos na yun. Yeah. Di ba? Simpleng masahe lang talaga sa likod, tapos yung problema mo. Hindi pa marunong magmasahe ang mga yan. Yung ganun-ganun lang yun. I don't know. Hindi ako marunong. Ganun lang. DJ yung... Pagpasok niya ng pinto, dapat tatanungin mo siya, lotion, powder, o alcohol. No, freak out. Nagulat yung lalaki niya. Pag-uwi, may mga candles na dyan. Yeah. Eh. Tapos siya, gagawin siya, Sir? Share mo sa susunod kung anong gagawin mo, ha? Na-excite kami, ha? Na-excite kami. Pagbalik ko, tatry ko. Salamat. Balik ka, bigyan mo kami ng update. Yeah. Pagbalik niya, buntis na ulit, no? Wampo! Uy, kumutong kamay! Ang hirap magbuntis, gabi. Pero kung ako tatanungin, safe na safe yung jowa ko.
Kasi sana all kaya pinipida yung jowa mo dito ah. Kasi alam nyo wait, di ka mawala sa isip ko. Lang, guys. Ang galing na instructions sa kanya ng jowa niya. Ibida mo ako dun. Ibida mo ako dun. Kasi ganito siya. Diba ako nga artist nga ako. Isipin nyo yun, kahit artist ako nakasuporta siya, tapos walang pagkukulang. Mm-hmm. Isang buwan ba naman ng walang tigil, di ba? Isipin nyo, naranasan nyo ba yan, girls? Isang buwan tuloy-tuloy. Araw-araw. Araw-araw. Pagkukulang. Tama ka talaga na digmatize. Walang isang buwan, walang palya. Walang palya. Digmatize nga yan, sabi ko sa'yo eh. Wait! Araw-araw na sinasabi niya. Araw-araw sila kantutan. Detol, ginagamit niya yung mic. Artist siya eh. Ah, napapractice. Bastos ka pudong eh. Ginagamit niya yung mic ng lalaki. Enact na yung mic sa'yo ha. Mike. Ah, gusto mo lang iyabang yung lalaki mo na wala kang sakit sa ulo, no? Wala akong problema. Uy, sorry. Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Wala akong problema sa lalaki. Eh, ba't nandito ka pa? Hindi, joke lang. Hindi naman natulipoy. Dapat problemado lang yun nandito. May tatanong ko sa inyo. Paano kapag nagka-problema kayo, anong gagawin mo? Kasi sobrang saya mo, pleasure lahat ng nararamdaman mo. Paano kasi pares kami kupal eh. So nagkukupalan lang kayo? Oo, nagkukupalan kami. Ganun kami. Pag kunyari, di ba, nag-away kami ngayon. Tapos mamaya, mga ano, 10 hours, ganun. 10 hours? Mga madaling araw, lalambingin ako niyan. Siyempre, bati-bati na tayo dyan. Make-up sex na yun. Ganyan yung bate. Guys, ganun yung bate para sa amin. Kung mag-away muna, tapos mamaya make-up sex. Ganun talaga. Ganun yung bati sa amin. Diba? Paras kasi... Ganun na kayo katagal niyan? Wala pa. Bago pa lang? Sige. Sulitin mo yan. Sulitin ko. Isipin mo. Bago pa. Kaya naman na mga problema siya. 8 years yun, ha? Ikaw bago. Sulitin mo yan. Kuya, makinig ka. Galingan mo yung isang buwan yung naaraw-araw kasi pag di siya nagalingan, patay ka. Kasi ako, kuya, ako nga gusto ko siyang pakasalan eh. Siya lang ayaw, di ba? Pero gano'n na kayo katagal? Wala pa nga. Gano'n nga, ano? Basta. Wait, isang buwan naaraw-araw, isang buwan pala kayo, no? Hindi kayo isang buwan. Hindi, 1 week pa lang! Tapos one month na nagkantutan mo, tangin ang... Baka ano ba yun? Away-bati. Away-bati ba yun yung araw-araw? Awayin ko muna to para ano mamay. Babasagin ko na proud ka sa lalaan mo. Babasagin ko na yung pagka-proud mo. Oh, yeah. Enjoy mo yan, baby girl. Excuse me, para sa akin ah. Kasi yung first... Oh, yeah! Makikinig ako, guys. Huwag niyo i-judge. Sa first boyfriend ko, sa tatay ng mga anak ko, is 9 years kami. Magti-10 years na kami. Wait lang. Kumalma ka. Hindi, tinanggap ko yon. Nagkaroon kami ng isang anak, ng dalawang anak. Tinanggap ko kung ano yung pagkakamali niya. Yun. So, hanggang sa hindi ko na nakayanan, hiniwalayan ko, magti-10 years kami. Yung pangalawa naman, magna 9 months kami. Nung naghiwalay kami. Ate, wait lang. Anong connect sa relationship. Kaya pwede mong pasukan na po siya. Relationship talaga. Kung dito si ate, kung tatanungin mo ako. Sige. Good girl. Napakalayo kasi ng mga sabit mo. Guys!
Medyo kasi kahit ako din, naguguluan na rin ako sa mga. Totoo lang, sa totoo lang tayo, hindi tayo kalma ano, muna, ha, hindi tayo muna. Ano. Kanina ba? Nakikinig nga ako eh. Akala ko seryoso na eh. Tapos ganun din. Wait. Nakikinig. Budoy, tulungan mo Budoy. Parang parang naiintindihan ni Budoy. Partida, hindi ba kung pasok? Hindi rin kaya, Doy. Hindi rin kaya ng frequency from. Kuya Budoy, tulungan mo ako para maintindihan niya. Yun lang yun. Pwedeng ibagsak lang niya yung mic. Ano, anong connect? Doy, kasi totoo. Kumbaga dun palang bash na ako, ah. Kumbaga dun palang bash na ako. Kumbaga dun palang bash na ako kasi sinabi niya, anong connect, di ba? Pero about sa relationship, kung talagang totoong nagmamahal ka, kung talagang totoong mahal ka ng tao na yun, alam mo. Hindi, kasi ganito kasi yung ano namin. Hindi yung away bate. Hindi yung away bate. Ganun. Pagintan mo ako. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos, T. Kaya nyo ba yung isang na tuloy-tuloy? Kasi... Oh, round two, round two. Pakinggan nyo siya. Kasi kami nga eh. Nag-ano na kami, nag-tawag pa dyan. Yung pinaghahandaan namin kasi... Ako di ba kakatanggalan talaga ng implant ko talaga as in. So ngayon parang nag-ano kami parang na. Implant to? Parang gusto na mabuntis ganun. Ah yung parang hindi mabuntis. Ah. Pero natanggal na siya. Ah kasi kaya ko siya pinatanggal kasi gusto mo na magkaanak. 3 years na siya, expired na siya ganun. So ngayon pumasok siya sa buhay ko. Syempre, parang ayoko na mawala tong lalaki na to kasi tangina napaka-suporta sa akin. To kahit anong mangyari, kahit anong away namin tangina. Shoutout mo yung pangalan ng lalaki mo dito. Yo, shoutout sa'yo. Then shoutout sa'yo, Jumel Ador, tangina ka. Di ako nagsawa sa ano araw-araw mo. Enjoyin mo, enjoyin mo. Masarap ka, idol. Kahit pinapatuwad mo pa. Nasarapan ka rin sa pagkakasabi mo. Yo, nakikita ko sa mukha mo na sarap ka. Kasi, yo, wait, Frank. Wait. Kasi yung dila niya, umaabot pa sa chicks niya eh. Go. Tol. Damn, son. Wait lang. Yo, pakita mo sa camera paano? Paano yun? Bumubuwal sa gilid. Yo! Gusto ko ulit makakita ng babae ko na ganun. Yung pala yung connect nun. Yung lang connect. Ina, yo! Diba? So hindi ka pa nakadigmatize? Hindi, gusto niya ulit. Ulit. Ako lang ulit. Nakita ko nga ulit yun eh. Siyempre yung age na ganyan. Ilang taon ka? 19. Diba? 19! Sinasabi ko sa'yo. 19, tas bago pala kayo. O, break muna natin to, ah. Sampan tuloy ito. Yo, we're back na pala. Round 5 na to, sorry. 5 na ba talaga? Yeah. Sa ano, ito yung iniinom ko na soda water tsaka sa mga gusto maglagay ng logo dito, pwede natin ilagay logo nyo dyan. Yun, ikaw ba, di ba sabi mo dun sa 30 days na sunod-sunod kayo? Sa tingin mo ba nagkagusto ka sa kanya dahil sa sarap? Hindi ganun. May kasi ay, Hindi ganun, Koy. Okay, hindi tanong ko. So, sa tingin mo bakit ka nagkagusto sa kanya? Sa tingin mo bakit ka nagkagusto sa kanya? Sa suporta niya. Sa pagkatanggap niya sa akin ng buong buo. Ayun yung sabi niya sa akin, tanggap kita kung ano ka dati. What if sinasabi niya lang yun? Ano yung para support makuha? Na... Hindi, totoo kasi yun. Hindi, paano pa? Pag sinabi yung support... Hindi, Koy, wait. So may something na dati na hindi ba katanggap-tanggap? Oo, mayroon ganun. Tapos siya tanggap niya? Oo. So, ramdam mo naman na tanggap niya? Sobra. Okay. At ayaw niya din kasi talaga na... Kung ano yung dati. Tsaka ayaw niya na yung talaga humanap ng iba. Sabi niya? Huwag ka na kasi maingit! Sinabi na rin yan sa akin, Gagi! Oy, wait! Eight years na kayo, wala pa silang 1 year. Di ba nung wala pa yung 1 year, ganun din sinasabi niya? Kanya na ganyan, ipipid lahat, ibibigay sa'yo, ikaw yung buhay ko. Antayin mo mag 1 year and half. Pero bakit,
Pag nag-aaway kami. Ano? Lalaban ba kayo? Ano ba yung pinag-aaway? Ano ba yung pinag-aawayan niyo? Cancer talaga. Pag nag-aaway kasi kami, parang sasabihin ko kagad sa kanya, mag-iwalay na nga tayo. Ganun, ganun agad yung inaano ko sa kanya. Pero siya, inaayos niya kaagad. Yeah! Inaayos niya kaagad. Yung mata pumipilintig. Masarap-sarap ng buhay mo talaga. Guys, ganun siya kalupit. Ito kasi ko eh. Gumagalan pa siya, inaayos niya agad. Ganun siya kalupit, guys. Mukhang malupit nga talaga yan eh. Talaga naman. Sobra, diba? Guys. So gusto mo hinahabol-habol kang ganun eh, no? Hindi naman. Paras kami nag-ahabolan. Paras kami nag-ahabolan. Paras talaga, as in. Eh paano yung pag pumayag siya nang, iwalay na tayo? O sige. Hindi siya papayag. Paano nga? hindi nga talaga. Paano nga? Hindi talaga. Nabigla nga isang beses pagising mo. Tignan mo, masyado kang ano. Huwag ka na lumaban. Huwag ka na mag-ahabolan, nakakapagod yun. Huwag ka na nga lumaban. Hindi talaga. Ah, so hindi niya pa napipicture ko eh. Kaya ngayon pa lang, huwag mo nang sabihin nyo na mag-iwalay na tayo, huwag mo na siyang takotin. Huwag mo na lang siyang lagyan ng tops na ganun. Oo, kasi naano ko din yun, naisip ko din ba, ano kaya pag gusto na din talaga na yun to, no, kawawa siguro ako. Alam mo, parang okay naman kaya lang sana huwag lang magsawa yung lalaki sa pinapakita niya. Ay, hindi siya magsasawa sa akin, iba to. Iba to. Iba to. Pag mga umabot kayong 4 years, message mo kami, ha? Mali mo naman, Dong. Nakita na niya yung tupak niya. Gusto ko nga rin maka-update, eh. Dahil diba, kasi nga, tanggap nga niya ako, pati nga yung mga viral okay, yung ko, di ba? Okay, hindi nagmamatter ko. Hindi nagmamatter. Lahat yung lalaki kaya nga tanggapin nun. Diba, gusto mo tong relationship na to, tama? Alam mo ba paano i-keep? Yan. Yan ang challenge. Kailangan tumagal kang 2 months. Paano kapag nakita mo na yung sobrang pangit na ugali niya tapos di yun pasok sa'yo? May mga ganun ni. Eh. Okay, ganun okay, nga. Nakikita ko na unang-una pa lang. Nakikita ko na talaga. Wala pa kayong 1 year. Balik tayo sa basic, na, balik tayo sa basic na question. Kung gusto mo to, syempre gusto mo makip. Alam mo ba paano? Paano dapat, mo ngayon ikikip? Dapat ano, paras kaming... Parehas? Mali yan. Ang bilis mo naman umalo doon. Parehas, mali yun. Ayoko na! Ginagawa mong pinasgat talent doon eh. Gigil yung mga player natin eh. Kung meron na red button to, pinindot niya. Baka magkamali ako. Ayoko na nga. Nandito ang mga kuya mo. Para turuan ka. Kasi gusto mo makipi. Makikinig ako dyan. Tutulungan ka lang naman namin paano makipi. So, kung gusto mo yung relationship na yan, sa tingin mo muna, paano siya makikip? Oh, sige. Parinig muna at sabihin namin yung side namin. Anong sa tingin mo? Ayoko sabihin nyo na lang yung side nyo. Hindi. Yo, ito kasi yung sasabihin namin. Hindi ano ako. Sasabihin namin yung side namin depende sa sagot mo eh. Ah, baka magkamali ako. Hindi, kaya nga itatama na nga namin eh. Yun nga maganda eh. Yun nga yun. Paano keep ba? Paano kayo tatagal? Hanggang kadulong, paano mo ipe-preserve? Alam mo ba paano? Kasi yun naman talaga ang gusto ng babae, di ba? Ang gusto ng babae, i-keep yung relationship eh. Pero alam nyo, madalas hindi nyo alam paano. Nawa papalilitili yung 1 month. Hindi rin nila alam. Wala din akong idea. Nasa overman. Hindi naman sa sex, yung buong relationship lang. Sa tingin ko nga kasi, yung mga babae ngayon, hindi nila alam. Ang lagi nilang iniisip, paano mo ako i-keep? Talaga ngayon lahat ganun. Hindi naman. Sa bagay, ikaw nga ganun iniisip mo eh. Ayun, pero nagtagal ba kami ng 8 years ng ganun? Pero ngayon ganun na iniisip mo, 'di ba? Gusto mo gumalaw na siya. Sa bagay kasi ang natuturo lang naman sa kanila is paano sila itrato ng lalaki. Wala namang nagturo sa kanila paano mo trato ng lalaki. Yun nga ito nagmamatter nga sa kanila, kuya. Diba? Yun ang laging turo sa kanila ng society. Kaya nga, lagi nyo inaano, dapat si lalaki tanggap yung may anak ako. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi nyo iniisip na, paano niya ako tatanggapin? Anong kailangan akong gawin para tanggapin na uneto ni lalaki? Paano ko siya itatrato? Ayun, wala nakakaisip pa nun. Sige, bigyan nyo nga ng idea para gagawin ko na. Kailangan mo iniisip. Matunan mo, kanda, hindi. Wala nga siyang idea ko eh. Kasi nga, wala nga nagsasabi. Wala akong idea talaga. Diba? Hindi, kailangan nyo maisip nyo rin yun. Ikaw nakakakilala sa lalaki mo. Alam mo yung mga gusto niya, yung mga hindi. Yeah. Oh, parinig na sa'yo. Ano nga ulit? Pero paano mo maikikip? Makikip. Ano yung para may sinasabi siya yung sabihin sa kanya? Yung kung paano niya maikikip? Ayun. Siguro, Wait lang. Yung sinasabi niyo kanina, parang yung sinasabi ng babae, yung parang
paano lang, paano, parang yung paano sila i-keep nung lalaki. Okay. Pero yung ano, i-heal mo yung, i-heal mo yung femininity mo kasi siguro kaya parang ganun kadalasan ng mga babae. Hindi lahat, pero madalas siguro kasi nanggagaling sa wounded feminine. So, mm-hmm, kailangan mo i-heal yung femininity mo para kaya mong mag-surrender doon sa divine masculine na ibinigay ni God sa'yo. Baga damage kasi karamihan ngayon, you know? Parang yun yung kailangan mo i-heal yung wounds mo para hindi kayo nagpo-project yun sa isa't isa. Ganun. Oh, alam mo na. Yun nga po eh. Kaya nga hindi ko mabigay sa kanya kasi magulo ako eh. O, ngayon, ayusin ko yung sarili ko para ma... Para makapag-submit ka ulit. Oh, 'di ba? Ganyan kami dito sa Milk and Wine, marami natututunan dito. Si Tagay magbabago na 'yung pananaw. O teka, nagtataka pa rin siya, hindi pa rin alam kung paano makikip eh. Nasa stress na siya eh. Puta, iiwan daw ako. Hala, iiwan ako. Hala, matatapos yung isang buwan. Hala, kailangan pala siyang ikip. Hindi ko alam yun ah. Hala. Paano yun? Koy, paano nga daw? Nagtatanong alam, may na ganun pala. Bago na yung energy. Oh. Napaisip na siya, nagbago. Eh, maganda yun. Alam nyo ba? Maganda yun na may iniisip nyo na. Exactly. At least aware siya. Pero alam nyo ba, ayokong... Siya pa rin ang the best. Ayokong, alam nyo ba, pag lumabas lang yun, pinapauwi ko na kaagad siya. Tapos ano, parang... Pinapauwi mo siya? Oo, kasi... Hindi kayo magtatagal yan. Hindi kasi... Oh, 10, 9, 8 Pinilangan yung relasyon eh, no? Parang nag-energy niya kanina. Proud na proud siya sa relasyon. Nasasaktan ako sobra. Nasasaktan na siya sobra nga. Ano kayo? Emotional ako. Baby girl, huwag ka masaktan kasi... Ano to ah, kailangan mo tanggapin ang katotohanan. Yun yung mga gusto ko lang naman magtagal kayo. Nasa overwhelm. Yun naman ang gusto ko magtagal kayo. Pinapangunahan mo na ka mo. Hindi. Yun yung mga kailangan mo sa kwento mo kasi. Kailangan mo sa kwento mo eh. Tinuturuan lang kita paano makip. Yun lang naman eh. Tignan mo, base sa kwento mo, paglalabas, papauwiin mo na. Ayaw na yun. Hindi mo makikip yun pag ganun. Oo, hindi magtatagal yun. Hindi kasi mali na kasi yung magiinom siya tapos magiinom na siya ulit. Ganun. Dapat every other day naman. Iinom na naman siya. Tayo na mo, ang sa sex lang. Wait, masaya. Wait, wait. Tandaan mo. Doon kami masaya. Tandaan mo. Tandaan mo. Doon kami nagkakasundo. Wala, hindi ka. Okay. About doon sa sinabi niya, nag-iinom, iinom ulit. Tandaan mo, ikaw pumili noon, ha? Ikaw pumili sa kanya. Kaya, paano kung kailangan na mag-inom para tumagal? Dun. Walang problema uminom siya. Kasi ganun kasi, kakainom niya lang ngayon. Tapos mamaya, di ba pagkatapos nila, tapos sasabihin na naman ng tropa, tara tol, doon tayo sa kabila, ganito, ganyan. Tangina. Diba? Tapos nasabi mo kanina sabi, na gusto mo na siyang pakasalan. Inaantay ko lang siya. Pero yun ang pinili mong lalaki. Gusto mo na nga siyang pakasalan eh. Diba? Yan ang pinili mo. Gagastos na nga siya sa kasal ko eh. Mas matigas yun. Wala akong masabi dun. Matigas yun. Oh. Manhid siya. Okay. Kaya ako na lang nag-ano. Sige, okay lang. Matigas okay. Siya. Umiiyak ako as ano in. Umiiyak ako. Issue! Oh, tignan mo ngayon. Iba na kanina. Ang saya-saya ng relationship yun. Kasi, pinangunahan niya ko. Pwede natin ilabas dito yan sa Milk and Wine. Pinangunahan niya talaga. Sabi niya, hindi kayo magtatagal yan. Hindi ako papayag ko eh. Dito sabi ko sa kanya, buti gusto mo nila, ayaw mo pumayag. Maganda yung sagot niya eh. Sabi niya, hindi, ayoko mag-iwalay kami. Sabi ko, tama yun. Hindi ko eh. Siguro kasi maaga pa sila. Lahat nung kailangan ilatag nung lalaki, sinabi na nung lalaki sa kanya, kaya ganyan siya. De, pero, di ba Ate Nick, ako kasi, kayang-kaya ko manap kaagad ng kapalit. Kahit kakahiwalay lang namin. Lahat ng babae, ganyan. Kayang-kaya ko yun. Mali yun. Kayang-kaya ko yun. Mali yun. Lahat naman ng 99% ng babae kayang gawin yan. Hindi naman nakaka-elib yun eh. Oo, wala naman nakaka-elib dun. Kaya nga, kung... Di ba? Hindi naman nakaka-elib. Kung nagmamataas man... Ang tanong, kaya mo bang humanap ng malupit na lalaki, ng high value na lalaki? Yun ang nakaka-elib. Kaya mo bang pagustuhin yung high value na lalaki papunta sa'yo? Yo! Normal lang, mga lalaki, normal lang yan eh. Gaganon lang kayo eh. Di ba? Meron ng shoot. Ganon baka ganun katali yun? Ngayon, hindi, reality. Ganon naman talaga. Mapababae na pala lalaki, ganon. Mapababae mga lalaki, pwedeng kaya-kaya palitan, ganon. Ang flex doon, hindi yung kaya mo siyang palitan. Kaya niyo bang kumuha ng high value na lalaki? Yun ang flex. Kunyari, kaya mo siyang palitan agad. Tol, more than that, kaya mo bang i-keep?
Yun ang value ng lalaki. Yun ang next level. Keep mo hanggang kaduluduluhan. Yun ang next level. Yun ang next level. Makikip mo ba yung high value na yun? Kaya mo nga siyang palitan. Ego, mas mababa dun sa ano na palit mo. Na okay yung lalaki mo, pero ang flex mo sa kanya, kaya mo siyang palitan? Hindi ano kasi. Kasi parang inaano nyo ako na parang... Yari ka ko eh. Parang ang tingin nyo sa akin, ano eh. Hindi, sinasabi lang nila kung ano yung mga... Sinasabi lang nila kung ano yung mga dapat mong i-expect kapag nagtagal pa kayo. Kasi kung gusto mo siya i-keep, yan yung mga... May mga grudges kayong pagdadaanan. Yeah, oh. Learn from the expert. Yun yung kailangan mong makita. Wag mo kong tingnan na kalaban. Tinitingnan nga kitang sister kita eh. Kaya nga tinutulungan kita eh. Sister lang kita, nagigis mo. Ina-advisean lang kita paano... Wag ba natin ka ng gang? Ikaw ah, nanonood ka. Makinig ka sa kuya ko. Bili ka ng cold game. Bili ka ng cold game, no? Gagi, ikaw makinig. Ay, ako pala. Sorry. Hindi, malay mo, may kagaya ko din. Na? Na ganito. Madami. So, umpisa kasi tol, tingin ko nakakatiis pa yung lalaki sa mga ganyang ugali kasi masaya pa sila. Wait, parang sama ko naman. Hindi naman, pero yung pagkasabi mo lang na, basta medyo may attitude yung ganyang babae, alam mo na yun, di ba? Ngayon, pag yung lalaki nag-start na mahirapan sa career niya, tapos ganyang ka pa rin kakulit, walaan siyang peace of mind, iiwan ka nun. Or papalitan ka niya. Hindi, ngayon, hindi, masaya pa kayo hindi. Kasi parang ano, madali pa yung buhay niya. Madali pa. Hindi pa siya umabot sa point na gusto na niyang bumili ng kotse, gusto na niyang bumili ng bahay, nagpapahirap pa siya. Ayun yung gusto niya. Pag nahirapan na siya sa career niya, ma-realize niya, putsa, ang hirap ng buhay, ang hirap gumanito, ang hirap ng ganyan. Tapos ganyan yung kapartner niya, lalo siyang mahihirapan. So ngayon, matitiis pa niya kasi wala pa yung hirap. Pero pag dumating yung hirap at ganyan ka pa rin nanatili, most likely mawawalan siya ng peace of mind. So kailangan ngayon pa lang matutunan mo na kung paano mag-support ng lalaking nahihirapan. Eh, pares lang naman talaga kaming ano eh. Hindi nga kayo pareho, babae kay lalaki siya. Hindi, pares talaga kami. Hindi nga. Paano nangyari yun? Hindi nga. Pares talaga saan? Kami. Saan? Makulit. Pares kayong ko. Alam mo, tol, doon talaga natitesting din yung tol eh. Pag yung... Si lalaki, may pinagdadaanan na siyang mahirap, right. Tapos paano napapakalma ng babae? Yun, talaga. Yung lupit ninyo talaga eh. Doon mo nga sila kakailanganin talaga, koy. Hindi yan about kung gaano kasarap yung pusi nyo. Hindi about, pag nasa gera ako, napapakalma ba yung utak ko? Doon nagkakatalo yun. Ako ganito, yung halimbawa doon. Nga kapag... Kasi pare-pareho lang naman yung pusi nyo talaga. Example doon sa situation mo, nagiinom siya na nagiinom, ayaw mo noon. Ngayon, paano mo siya mapupush na, sige mag-inom ka, pero pag uwi mo, dapat may pera ka. Diba? Yung mindset lang na putangin na ngayon pa lang nagsisimula kayo, dapat alam niyo na kung alam mo na kung anong gusto mo maging buhay mo. Kasi yung dun sa lifestyle niya, kung mag-stick ka dun sa lagi nagiinom na, wala namang mali doon ha. Pero kung lagi tas nagagalit ka, tapos hindi naman yung nagiinom na. Bakit mali lang iinom? Ayun, nag-enjoy lang naman eh. Tanggol. Pero yun nga. Parang kung mag-stick ka doon sa lifestyle niya na gano'n, na okay sa'yo yan, na araw-araw nag-iinom, nagagalit ka, wala kang magawa, siya pa rin nasusunod. Di ako papayag nun. Di ako papayag nun. Ba't araw-araw ba? Tadya kang kumukha. Araw-araw ba? Araw-araw ba? Parang ano pa yung future? Araw-araw! Okay lang. It's all good. Araw-araw. So, nito, pag nasa inuman ngayon, tangina mo ka, tadya kang kita dyan. Sipin mo, kunyari may makilala siyang babae na hindi ganyan magsalita. Eh, anong pakialam ko dun? Tignan mo ah. Halimbawa may kasama siyang tropa tapos ganyan mo siya kausapin. Ano kaya may isip ng tropa niya sa kanya? Parehas lang naman kami nagbabalagbagan kapag nandyan yung tropa niya eh. Iniisip mo ba yung iniisip ng tropa niya dun sa boyfriend mo? Tingin mo dumagdag yung respect ng tropa niya sa kanya o bumaba? Nung binalagbag mo siya ng salita? Hindi, nakakahiya. So gusto tas mo bang lalaki mo yun. So gusto mo bang napapahiya yung boyfriend mo o ayaw mo? Pareho nga kayong kupal. Pares lang kasi kami nagpapahiya. At saka ko, sabi rin niya parehas nagpapahiya. Tol, tandaan mo, tol. May match-match din yan. Di ba? Eh yun eh, ganun eh. Match kami. Yun yung love language nila. Nakakita ka na ba ng dalawang clown na couple? Meron, di ba? Ganun din yun. Ganun kami kakupal. Mm. Kita mo yung word niya, di ba? Parang kupal, ganyan-ganyan. Tanginaw, tanginaw mo din! Ganun yun. Ganun katigas yun, mate.
Nakalimutin. Yung medyo kumano. Gets ko to yung nararamdaman ko. Yung kasi ano, pwede minsan din nakikita rin nila sa surroundings nila yan. Nina, yung ibang mga mag-asawa na gagayan. Oh, itakala mo. Oh, nakikita nila. So yun din ang naano nila. Pero sa totoo lang, kaya koy. Sa tingin ko, pag ilagay mo to siya sa lalaking, hindi ganun magsalita. Hindi siya makakata. Mabuboard siya dun eh. Di ba mabuboard siya dun? Gusto niya yung naghahanap siya ng inagkukupalan sila. Pero sa totoo lang, takot talaga ako mawala siya. Yun talaga. Huwag ka mahinig, baka mapanood. Hindi, kahit mapanood mo, tang ina mo pala eh. Ayot ka. Okay lang naman yun. Takot ka mawala siya, pero ba't kinukupal mo? Pares, kinukupal niya din ako. Rin yung lalaki, kinukupal niya rin kasi ako eh. Pares match nga sila, tol. Na-guess mo? Ganun nga kami. Match sila. Parang yung mga ibang couple na nakita natin dun sa hood natin dati na... Ganun oy, hindi sila. Ilang beses ba tayo nakakita ng ganun na klaseng... Hindi naman yung nagwawala sa labas, ha? Oh, pero naman yung ganun. Salitaan, di ba, tol? Doon sila nagpa-function. Oo, oh, vibes lang yun. Vibes lang yun. Oo, vibes lang yun. As in, vibes lang. May pangganunan talaga. It's a vibe. Diba? Tingin ko may pangganunan talaga. Oh. Parang, pag nagkakasama nga, tangina kasi na ito, parang ewan to, ganito, ganito. Kaya parang mag-tropa. Magka-relationship, parang ganun kami, ganun kami. Buti nga nagsama sila eh. Oh, friends with benefits ang dating. Buti nga nagsama sila eh, para... Oh, sa sila na yan. Diyan kayo. Huwag kayo dito sa amin. Yeah. Nag-guess mo? Oh, kasi kunyari siya, mapunta sa lalaking maayos. Guguluhin mo pa. Yeah, guguluhin mo pa. Diyan ka sa lalaki. Si lalaki naman mapunta sa isang talagang wife material na klase na down. Ikaw ako naman yung... Tama. Kayo magguluhan. Sila magguluhan. Mas maganda nga. Guess mo? Yun. Kaysa man makadamay pa ng iba, diba? Yan. Yeah. Think positive. Tama. Diba, hanapan natin ng good side. Kita mo? Yung hindi yung nililing. Thank you. Diba, pag gusto ko pa rin magsama kayo, sabi sa'yo eh. Yung hindi yung nililing. Kanina parang pinapangunahan mo na... Hindi kayo magtatagal niyan. Pero sinabi ko yun sa'yo para testing masabihan yun. Kita kung paano kayo magtagal. Yun. Yes. Alam naman sabihin ko sa'yo, magtatagal kayo dyan. Mali-mali ginagawa mo. Hindi kayo magtatagal dyan. Yo, anong pangalan mo? Ako nga pala si Flow K. Flow K? Yes. Flow K, kanina, nung sinasabi ko yung sarap, yung bunganga mo pa kanina yung umiikot eh. Nung sinasabihan ka na namin ng realidad, mata mo na yung umiikot. Damn. Kasi totoo yun eh. Iba talaga si ano? Yan ang mga observation. Ang ina, Aistradamus? Iba ka talaga. Tama, kasi kanina ko eh, 19 years old si yan ko eh. Si Capresco. Nakikita ko sa mata niya kanina ko eh, nung... Kay Army. 19 years old ko eh. Nakarinig ng mga, alam mo yun, mga pwedeng mangyari. Yeah. Ikaw, anong dating status mo? Ikaw naman. Sali ka pala. Ikaw naman. Okay naman. Kaso, okay naman. Oh, tinanong kita eh. Pero nasa iyan. Kung ano yung maluwag sa'yo? 3 years na kami. Eh, magpo-4 years na kami sa April. Okay. 4 years. Okay. And then, di kami magkasama ngayon. Okay. Kasi nasa... Ah, nasa loob siya? Oo, nasa loob. Alright. And okay lang yan. Matatawag ba ang loyalty yung ginagawa ko sa kanya? Okay. Kasi ikaw, ano ginagawa mo? Ayun nga. Nag-stay ka pa rin? Oo, nag-stay. So, ilang taon na siya nakakulong? 1 year. Sa loob ba ng 1 year? Ewan ko rin kung tama ko itanong to, kung masasagutin nyo ng totoo o hindi ah. Nakatawa eh. Nag-cheat ka ba? Gumawa ka ba? Kahit text, kahit chat, kahit video call, o mas malala pa? Yes. So may ganun ka, oo. Oh, so mali yung ginagawa mo. Hindi ka loyal yun. Hindi ka loyal. Hindi loyal yun. Kasi ikaw mali. Hindi na, parang hindi ko na siya maramdaman. Parang, eh kasi nasa kulungan eh. Hindi. Nagkikita kami sa kulungan. Oo nga. Eh, nagsasama rin kami. Parang yes. Si sa akin, parang as a babae, paano ko siya sasabihin na ayaw ko na? Oh, so ayaw mo na pala sa kanya. Ayaw mo na. Ayaw na. Ayaw. Hindi ka lang makapag-decide ng break na kayo sa kanya. Ayaw niya. Sinabi ko na sa kanya. Pinaparamdam ko na ayaw ko na. Wait, hanggang pumupunta ka kasi sa kanya, para sa kanya, gusto mo pa? Oo, yun nga. Pero sinasabi ko na sa kanya, sa text and kapag nakikita kami. Ganun. Sinasabi ko na. Hindi gagana yung words. Gusto mo pa rin yun. Baka ikaw gusto mo pa rin yun kasi pumupunta ka pa nga rin eh. Kasi kung hindi ka na rin magre-reply. Okay, kung hindi mo na siya gusto. Baka naawa lang siya. Papapakatao.
Kahit nag-aawa ka, gusto mo pa rin yun. Kung ayaw mo na talaga, ayaw. Hindi ko nga din maintindihan sa sarili ko. But... Pwede rin. Ganito, tol. Minsan ang babae, ayaw na talaga nila eh. Ayaw na talaga nila, pero gusto pa rin nilang malaman. Gusto pa rin siya nung lalaki. Kung gusto pa siya nung lalaki. Okay. Oh, alis na talaga siya. Diba? Parang tayo, ilang beses na tayo naalisan ng babae. Pero magte-text pa rin sila ng mga sweet. Gusto lang nilang mag-reply tayo, pero ayaw na nilang bumalik sa atin. Mm. Validation na lang. Oh, lang kumukuha lang ng validation. Oh, para lang ma-feel nila na gusto pa sa rin ako niyan. Right, right. Diba? Mag-reply pa rin, mag-reply pa rin yan. Oh, feel good. Minsan ganyan ng babae, ilang beses ko na nakikita, pero ayaw naman talaga nila eh. Kaya minsan may mga trap sila na text sa atin na, Daddy, pabalikin mo na ako dyan. Sunduin mo na ako dito. Pag nag-reply ka na, pumayag ka, ayaw na nila bigla. Oh, yeah. Gusto lang nilang marinig yun na gusto mo pa rin siyang pabalikin. Lalo kung wala nagbibigay ng atensyon dun sa babae currently. Oo. O kaya walang kasing G mo na nagbibigay ng atensyon. Gusto pa rin niya kunin yung validation. Pwede nga ganito rin, Frank eh. May nakukuha na siyang atensyon mula sa ibang lalaki. Kulang. Eh gusto niya lahat. Yeah, kulang pati pa rin. Pati attention mo pa rin. Di ba ganyan sila minsan gusto ko lahat. Tama, diba, parang ganun yun. Yun yung pampakumpleto sa kanya. Gusto ko lahat ng attention. Right. Ganun. So siya, ano gagawin niya, Oy? Ano magandang gawin niya? Bakit ba ayaw mo na sa kanya? Kasi? Kasi sobrang, parang lahat ng ginagawa ko, parang nung una pa lang na, wala pang cheat, as in, wala pa talaga. Mm. Parang, parang sa sumbat, hindi naman sa sumbat, parang napipil ko na nasusumbatan niya na ako kasi hindi niya ma-appreciate kung ano yung pinapakita ko lang sa kanya, kung ano lang yung kaya kong ibigay, parang kulang, parang di ko talaga magets kung ano pa yung dapat ko patunayan sa kanya. Nagagets mo ba na nakakulong siya? Oo, nagagets. Alam mo yung pakiramdam nun? Hindi, syempre. Like, alam mo yung mental health nung lalaking nasa kulungan? Kasi siya, iba yun kasi, eh. Hindi, ilang beses na siyang na ganun. Oo nga, kumbaga, baka kaya ka nagkaka-conflict na ganyan kasi nga may, sabi mo, yung lalaki mo, hindi mo na ma-feel na, kasi nakakabaliw sa loob ng kulungan, putang ina. Oo nga naman, naisip mo ba yung kalagayan niya? Ayun nga din sa akin, parang gusto pero mo hindi, na siyang hiwalayan talaga. Yun, baka sa side niya rin kasi talaga na gusto niya nang may pag-hiwalay dahil nga nakakulong ka na, sabi na natin, ganun na yung... Hindi, ganun. Gusto ko na siyang makipaghiwalay sa kanya kasi ayun yung nararamdaman ko. Wait, pinipigilan ka ba niya makipaghiwalay? Yes. Anong ginagawa niya? Nasa kulungan naman siya. Ano? Parang... Ano magagawa niya? Hindi, kaya nga, make sense. Like, curious lang ako. Nasa kulungan siya. Tapos siya yung pumupunta, di ba? Hindi naman yung nakakulungan pumupunta. Kaya sinasabi ko, gusto niya pa kasi kahit anong mangyari, pumupunta ka pa rin. Yun nga. Nagre-reply ka pa rin. Oo. Kung ayaw mo na talaga, butangin na hindi ka na magre-reply. Pumukol pa rin siya, ganyan, nakakapag... Diba? Kung ayaw mo na talaga, pag tumawag siya, di mo sasagutin yun. Oo nga. Eh kasi, ano eh, parang lahat ng pamilya ko, tumatawag siya sa sobra talaga, as in lahat. Kunyari, alam mo yung feeling na gusto mong nang matulog, yung parang ayaw mo na mapiling yung ganito yung nararamdaman. Tapos, biglang may tatawag, lahat ng pamilya ko tatawagan niya. Na-try mo na ba siyang ignore yung tipong hindi niyo siya sasagutin? Oo, ano mangyayari? Tuloy mo yun. Ayun, bumalik ka ulit dun. Siya sa mga ano, pamilya ko, ganyan. Hindi sabihin mo sa pamilya mo na huwag niyo napansinin niya, wala na kami niyan. Black. Oh, ayoko na. Sinasabi mo yun? Mm-mm, sinasabi ko rin po yun, pero wala eh. Talagang sobrang kulit, ganyan. Okay ba to si lalaking to? Sa tingin mo okay siya? Okay siya? Sobra po siyang okay, pero nung nandun na nga po siya, nag-iba po yung parang mindset. Siyempre. Kasi? Na marami na siyang isipin na baka daw... Kasi nasa loob siya eh. Ayun nga po, sabi ko nga po sa kanya nun. Sa tingin ko nga... Kailangan kanya eh. Yes. Ayaw kanya mawala kasi natunan na kailangan kanya. Ito yung pinakapanahon na kailangan kanya. Opo. Kuya, yun pa ang pinaka-nakakabaliw. Break muna tayo. Oh, break muna tayo ah. Balik tayo agad. Oh, and we're back round 6. Kuy, yun talaga ang pinaka-nakakabaliw sa lalaking nakakulong. Yung babae ko, anong ginagawa? Yes. Actually, para sa mga sundalo din, ganyan nila ano rin habang gumigera sila doon. Number one yun, kuy. Oo, oh, anong ginagawa nila anong dun ginagawa sa... Anong ginagawa ng babae ko, di ba? Yun, nakakabaliw talaga. Kaya nga kung ang ma-offer ng babae is yung peace of mind. Kahit nakakulong siya. Makagera siya in peace. Parang ang weird na makagera ka in peace. Pero, yeah. Yo, sa akin ang masasabi ko lang sa kanya, sayang. Kasi nung yung tinanong na kanina ni Pudong, pag hindi ka sana nag-cheat, tang ina gangsta love yun eh.
Yun talaga yun. Kaya pero sa bilang umamin ka. Ayaw niya na talaga. Punta ka na lang sa iba. Oo, oh, yun lang yung gusto kong pinakasasabihin ko sa iyo. Kung hindi ka sana nag-cheat pero umamin ka kanina, angas sana nun. Solid yun. Pero wala, umamin ka. Ako rin, isa-suggest ko na lang. Ina-assume lang natin na okay si lalaki ha. Kasi hindi naman natin kilala si lalaki. Pero based sa pagkasabi niya, okay si lalaki. Oo nga. So ano, di ba? Anong problema, di ba? Magpaka-boning. Tsaka malamang yun din yung pinaka, totoo yung sinasabi nila kanina. Ikaw talaga yung pinakakailangan niya niyan eh. Pero wala, di ko din naman masisisi yun na sa sinasabi niyo na wala, tawag ng laman eh, yung mga ganun. Hindi nga nila nare-realize minsan, Tol, yung power nila, Tol, no? Isipin mo, Tol, ha? Kunyari nga, ako nakakulong. Pero dahil may babae ako sa labas, yun ay nakakabigay sa akin ng buhay, ng hope, na gusto kong makaalis dito. Yeah. Isipin mo yung power lang na yun. Oh, yung sa gerang sinasabi mo, dala lang ng mga yun, picture one by one. Oo, oh, di ba? Isipin nyo yun yung bumubuhay sa kanya sa buong gera na may babalikan siyang chick niya na one by one picture lang. Patuloy niya, ginigera rin yung asawa. Pero tingin ko, hindi pa naman huli yung pagsisisi niya eh. Ha? Kung gusto niya magstay dun sa lalaki o umalis talaga. Kami pa din. Kami pa din hanggang ngayon. I mean, pero sabi ko sa lalaki mo, iwalayan mo na to. Mag-iiba ng tingin yung lalaki sa'yo dahil nakulong lang ako ng ano. Yeah. Diba, eh, sinabi niyo po na cheat na sa mga chat, ganyan. Ano? Ayun po. Na? Ano na? Considered as cheating kasi. Oh, okay. Ano daw na daw? Di ba, daw kasi yung cheat na sinasabi ko, chat lang eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Cheating pa rin yun. Oo, oh, cheating pa rin. Cheating pa rin. Kahit di ka nakipag-sex sa iba, cheating pa rin yun. Oo. Oh. Ayun. Yeah. Pero okay lang yan. Galingan mo na lang sa susunod. Kung ako sa'yo, ano talaga yung ano mo, sa ngayon lang ba ko eh? Baga, pag tinanong matagal mo siya, ba siya, ayaw niya na talaga. Matagal siyang malalagay sa loob? Siguro. Siguro? Years. Baka hindi niya kaya yung ganun buhay. Hindi natin alam. Kasi pag tinanong mo siya, ayaw niya na. Rekt ako eh. Ikaw ano ba? 24. Oh. Pwede rin kasing tol, ano ha, kung lalawakan ko yung ano ko, pwede rin tama siya mag-isip. Kasi let's say, hindi, gusto kong mamili ng okay. Hindi yung ayoko namang husgahan si tropa kung ba't siya nasa loob. Pwede niyang pero kahit yung icing lang ng diba? Cake ko eh. Kahit wala siyang kasalanan, pero dahil lang mamimili siya ng ano, kumbaga, pwedeng mamimili lang kaka-ayos siya. Kakaayos niya. Ikakaayos niya, pwede rin. Hindi natin alam masyado yung pero, wait. Istorya. Koy, paano kung ganito? Napoprovidean pa rin siya ng nakakulong na lalaki. Oh, dapat huwag siya mag-cheat na. Oh, di ba? Ano? Kasi di ba may mga ganong kwento ko eh. At sa tingin ko, dapat rin si lalaki may plano pa rin na, yo, 4 years lang ako dito, pero paglabas ko, ito ang gagawin natin. At habang nandito ako, ito ang gawin mo. Di ba? Para paglabas ko, handang-handa tayo. Kung may ganong klaseng play, yun, okay yung ganun. Oo, lakas nyo nun. Di ba? Pero basically, dun matitesting yung relationship nyo. Kasi kung imagine mo malampasan nyo yun, ano na lang ang problema? Wala na. Ang dali na lahat ng mga problema sa inyo. Di ba? May baby ba kayo? May anak ba kayo? Wala. Siya, may anak siya. Okay. Alright. Hindi mo naman inaalagaan. Hindi. Okay din. And, so handa ka nang mamili ng bago? Hindi rin. Parang, ano pala? Saan ka punta? Ano? Parang sa akin. To the moon? Gusto kong magkaroon ng ano, sarili kong empire para matulungan ko rin siya. Sa pag ano niya rin. Walang kasi ganun. Matagal din siya sa akin. Nakatulong din siya sa akin nung nandito din siya sa laya. Parang gusto pero rin ayaw mo nang mag-end up na kayo? Oo, kasi natatakot na ako sa kanya. Natatakot ka sa, may fear ka sa kanya? Natatakot na ako sa kanya. So, kasi? Oo, ganun. Sa akin. Parang kasi nasasabihan niya ako dati kapag nag-away kami. Parang gusto niya akong ipapatay kung hindi lang. Kung hindi ko siya magiging ano, parang ganun. Gets. Ganun. Parang alright. Ganun yung... Kaya ngayon nga minsan ang tanong ko, baka, ay yung anong minsan iniisip ko, baka gusto lang niya mamili, oh, hindi okay. Smart move to, so oh, gagawin niya. Baka umi-smart move din siya. Yun. Kaya rin siya nag-chat dahil, oh, nag-ano na siya ng, hindi natin siya mahusgahan ba? Oh, baka namimili talaga kasi siya. Kasi kung maganda bago naman yung nararamdaman niya, hindi siya makapagsalita ng mga ganyan, ayoko na eh. Pwede rin. Kung maayos. Kumbaga kahit nakakulong ka pa, walang shit, kung maayos pa rin yung ano mo sa babae mo, diba? Hindi rin tuloy. Minsan maayos ka dun sa babae mo, pero si babae mo aalis. Yeah. Eh. Yeah, minsan, nasa babae. Ay, oh, nasa babae ganun din talaga. Sabi nga, Tol, wala pa daw talaga nakapagsulat ng libro kung ano ang gagawin ng, kung ano ang next na gagawin ng babae.
Wala pang naka ano na libro noon. Kung ano ang next na gagawin ng babae? Kuya, may ganung libro. Ano ang next na gagawin ng babae? Walang nakagawa noon, walang nakaisip noon. Yung mga alam natin sa game, ano lang naman yun eh. Mga probability. Tama ba yung word ko? Oh, yun. Yun lang yung posibleng mangyari, pero hindi pa rin natin alam yung gagawin talaga nung next na babae, nung next na gagawin niya. 'Di ba? Kasi tayo alam natin eh. Okay, parang ito si babaeng to, red flag to. Pag naging ka-relationship mo yan, gugulo buhay mo. Pero biglang gumanda lalo buhay mo, naging siya pala yung pinaka-weapon mo, 'di ba? Meron lang tayong parang medyo prediction kung anong gagawin niyang next. Pero wala pa talaga nakasulat na ganung libro. Ano ang next na gagawin ng babae? Kung meron mang gumawa nun, pagbukas mo nun, blank yung mga pages. Guess mo, walang nakasulat. Open book. Oo, open book. Hindi naka-alin? Hindi ko alam. Ha? Ano na? Yung sagot niya kanina, hindi ko alam. Sino? Ito? Kaya blanco yun. Kay. Oh, yung next nila gagawin. Hindi mo mapredict. Kaya never let them know your next move sila. Sila no, hindi mo ma-predict na. Sila nga, hindi rin nila alam eh. Depende sila, sa gising nila eh. Hindi nga nila alam kung gusto nilang ulam bukas. Tol, alam mo, may theory din ako dyan about sa yung hindi yung nila alam. Niya, yung napapaisip nilang... siya. Alam mo ba? Yung ngiti mo, hindi mo din alam eh. No, okay, ito mo. Ives, meron akong theory dyan about sa yung, di ba pag tinanong mo ba, ano gusto mong kainin? Ay, hindi lang alam. Hindi ko alam. Ganyan. Alam mo bakit, tol? Alam mo bakit? Feeling ko, balik na naman sa unang panahon, sa trace ng ganyan. Nung first time silang nag-decide kung anong kakainin, kasalanan pala. Yeah. Oh, yung first time sila, yes. Nag-decide. Yes. Diba? Yes. Nung nag-decide si Eva na, kainin ko nga tong sa ano, bilang, kasalanan yan. Kaya mula, hindi na sila nag-decide eh. Ayoko nang mag-decide. Di ba nagigis mo ka? Galing nun, tama. Ayoko na. Ano sa DNA nila, no? DNA nila. Humanity doom. Nakakatakot pumili. Oo. Nasagot na yung pagkain ni Eva ng, ay, ni Eva ng mansanas, Goy. Tol, dapat ganun din tayo ka-sharp. Kita mo kung gaano lang yun. Matamad lang matamad lang ang adan saglit. Ano kakain natin na ngayon? Kahit ano na dyan. Apple pang. Wala na. Hindi, wala, diba? Nag-chill ka lang sa tol. Dapat sharp ka talaga, pre, diba? Pag sinabi ng babae sa'yo na, anong alam natin ngayon? Sabi ka na ng iba. Magsabi ka, no? Diba? Huwag ka masyadong chill, diba? Sharp ka lang lagi. Shit, ulam, pagkain daw, pagkain. So, ang kasalanan din ba ni Adan? So, ang... nag-chill siya. Hindi siya sharp, matey. Ang point ni Ives, kasalanan ni Adan yun kasi hindi siya nag-lead, eh. Yeah! Diba? Dapat yung sinabing dining-ding. Oh, diba? Dining-ding, gawa ang dining-ding, ha? Tinobad, eh. Diba? Tinobad, tinola. Oh, diba? Yeah. Ilocano pala si Adan tsaka si Eva. Manong, sama mo na Manong, si Manong, Manong, si Manong Adan pala yun. So dapat nung una pa lang Ives, no, si Adan yung nag-take, nag-lead na parang, parang, makinig ka dito, bitch. Sabi ni God, huwag natin kainin yan. Oh. Diba, nagigis mo, huwag mong kakainin yan. Wala siyang sinabi instructions eh. Diba? Sandwich, di man lang yung sinabi na. Diba? Sandwich man lang. Manundigan mo yung dinding-ding, Ives. Kasi minsan tol, ang hirap din eh, no? Kuyari, syempre, dami natin iniisip sa business. Bilang, pagkain? Para tato, anong gusto mo kainin? Tapos sila naman, hindi ko alam. Tapos minsan, sabihin nila na, kahit ano, pag kinuha mo yung kahit ano, ayaw nila. Ayoko kainin to. Sabi mo kahit ano, yanak na puto. May tinuro sa akin si Vince Tol. Sabi niya, ang isagot mo daw, hulaan mo. Yun. Yun ang tama. Oh, parang, hulaan mo saan tayo kakain ngayon. Yun. Siya manguhula. Oh, tama! Tama! Galing mo! Galing mo! Doon tayo kakain ngayon. Paano mo na hulaan? Ganon. Yun. Good cheat yan, bro. Yun. Good cheat yan. Good cheat yan. Good cheat, diba? Good cheat yan. Good cheat yan. Kasi minsan iniisip ko, bago ko kailangan ko ng may suggestion eh. Ano na? Minsan iniisip ko kasi kailangan ko ng suggestion. Mm-mm. Kunyari, AirPods ko yun. Bisita ko, AirPods ko. Tay, anong gusto mong kainin? At least hindi babae yun ha. Tatay ko yun. Tay, kahit tulungan mo ako kahit pizza lang ba, chicken ba, pasta. Kasi pag sinabi mo yun, may magpa-pop out sa utak ko. Kaya goods yun, bro. Pero yung hulaan mo, syempre biglang magula siya. Pahulain mo, papa mo! Hindi, mas madi. Mas magbabae na yun. Mas maganda yung way niya kasi fun eh. Oo nga. Diba? Hulaan mo, diba? Saan tayo kakain ngayon. Pang, may ilang papasok sa akin nun. Alright, alam mo. Pero wala ka talagang idea kung saan. Kung anong sabihin niya. Tanggalin mo yung label ng mga dilata. Ano no? Tanggalin mo yung mga label ng mga dilata. Hulaan mo, ano?
Dog food pala. Dog food pala. Dog food pala. Frank, tatanungin mo pa siya. Degree pala eh, no? May soup o wala? Soup drinks yun, no? Juanita yun, Mitty. Tito jokes eh, no? Dad jokes na. Pre, joke ni Puto yun, binitaw ko lang. Joke, Tito joke. Kaya siya yun niya pinabitaw eh. Binitaw ko lang joke ni Puto yun. Soup drinks. Dad jokes na dad jokes eh. Tumatuma sa soup drinks, oh. Pre, hanggang mamaya yan. Tama! Gengong eh! Well, dapat hindi labas even. Nag-iisip pa rin ako. Ay, bumalik ka naman dito. Sabi ko sa'yo, samahan mo naman kami. Wala na energy! Sabi ko sa'yo, Hoy, 19 years old, rinapan mo ng kung ano-ano. Bumalik ka dito. Ang saya-saya namin eh. Iyabang mo ulit yung lalaan mo, yung mga punchline mo. Hindi na, hindi na. After few rounds. Oo nga. A few moments later. Gamitan mo ulit kami ng mga punchline mo. Sampuan pala. Ano yung sinabi niya kanina? Ano yung sinabi niya kanina doon? Kanino? Enough. Ayun, na-enough na din to. Napa-enough. Gago na, mindfuck talaga siya, Gagi. Nakikinig lang ako. Ano? Nakikinig lang ako sa inyo. Di mo na kayang ipasok yung basta yung lalaki ko yung pinaka-best pa rin. Wala, iniisip ko lang kasi yung mga sinasabi niyo. Tama yun. Hindi, at least nag-iisip ka. Tama yun. At least iniisip mo, tama yun. Yeah. Pero mamaya na pag wala na dito. mamaya mo na isipin. Enjoy mo na natin ito kasi minsan lang to eh. Oh. Diba? Pagtapos na ito, mahaba yung oras mo mag-isip. Hep, hep! Nag-horay ka! Headset ka! Parang matamlay ah! Bakit matamlay na to? Nawala ka sa zone kasi tinanggal mo yung headset. Okay, pero at least nasa... At least nasa moment pa rin siya kasi nung nag-hep, nag-horay siya eh. Yeah! Ang ma... Tol, ang... Horay! Hindi na na-automate. Nasa zone pa yan, di mo na na-auto. Ha? Sino ba hindi mo na tanong? Ito, ang dating status niya. Ano, may partner ako. Okay. And ano, may baby kami. Mm-hmm. Ayun. Gano'n na kayo katagal niyan? Almost 4 years yata. Ganun. 4 years? Mga 4 years, o gano'n na. Okay. 3 years old yung baby namin. Pares ba kayo ng paniniwala nung guy mo? Hindi totally pareho. Lahat naman may pagkakaiba pero may mga okay. Nagtutugma. May mga okay. Nag-heelan ba kayo? Nag-heelan. Heel sa heel. Na para ano? Kasi dati sobrang ano din kami. Sobrang naghiwalay na rin kami. Sobrang toxic? Sobra na. Pero dahil parang lagi kami. Nung naghiwalay na kami na hindi kami nag-contact. Na second trimester ko, nandun ako sa lola ko. Tapos... Hindi kami nagko-contact, hindi kami nag-usap. Tapos nung third trimester, nag-ayos kami ng PhilHealth para sa baby ko, ganun. Tapos simula nun parang hindi na ulit kami naghiwalay, ganun. Nung first meet namin kasi, ganun eh, parang... Dahil sa PhilHealth? Dahil sa PhilHealth, sila hindi naghiwalay. Magpasalamat ka sa PhilHealth kasi nag-aabalikan kayo. Mag-thank you ka ba? Kung di kayo nag-asiyaso ng PhilHealth. Alam niyo na, ganun mag-keep. So ayun, pero nung naghiwalay kami, ako yung nakipaghiwalay, pero parang mutual na din na kasi parang di na kami nakakaambag sa parang... Sa PhilHealth? Hindi na kami nakakaambag sa parang well-being ng isa't isa, gano'n na parang ano... Hulag yung hulog mo ngayon po. Parang nagkakaroon lang ng traumas, gano'n. So parang hinil muna namin yung sarili namin na parang nag-take time apart, gano'n. Tapos ayun, nung... Yun na, ano ba nagiging problema forward? Nyo? Yung kadalasan sobrang, na... Sobrang...
Bigay ako ng example. Yeah, kasi explain ano, before mo yun. May partner siya before. May baby siya. May baby din siya. May dalawang, okay. Ano na rin siya. Mm-hmm. Magkaibang babae. Ganun. Mm-hmm. Tapos, nung naging kami, ano yun eh, may partner siya noon, pero parang sabi, maghiwalay na sila. Tapos, ayun nga, talagang sinabi, dahil daw parang hiwalay. Ayun, sabi ko, parang ano ba, ganyan-ganyan. Tiyanong ko, ano ba, polyamorous or monogamous, ganyan. Hindi daw. So, ano, hihiwalayan niya yung ex niya for me, ganun. Tapos, nung ano, parang nung pandemic, ayun, sobrang, parang ang daming trauma. Tapos, trauma kasi parang magkakasama kami noon. Tapos, parang hindi good terms eh. Tapos, ang pakilala sa akin before, parang kabando daw ako, ganun. Pero right. Ano, hiwalay na sila. Kaya ka may gusto dun eh. At kasi nung time na yun, nagkagusto dun eh. Again, wounded ako nung time na yun. So parang ngayon kasi hinihil ko na yung sarili ko. So parang dahil magkasama kami together, gusto ko parang uusad kami. Magkasama kami, uusad, ganun. Tapos gagawin namin kung ano yung mga gusto namin i-achieve, ganun. Yung nasa alignment sa well-being namin, yung good na, yung right path para sa amin, yung hindi kami mapapahamak na path, ganun. Mm. Parang katulad nung ano, share ko lang kasi parang, di ba yung, ano niya, yung sinabi niya, yung sex sila, sex araw-araw, ganun. Ako naman, tinuturo ko dun sa partner ko na mag-semen retention siya, ganun. Yung okay. Na, wag laging parang, putok ng putok. Tsaka, as much as possible, hindi mo ginagamit. At ba tinuturo yung semen retention? Ano kasi, parang para sa kanya din, para sa relationship namin, ganun. Kasi hindi siya, para hindi niya gina-give away yung life force energy niya para sa kanya yun eh. Mm-hmm. Iangat niya dun sa crown chakra niya. Mm-hmm. Na para, shit, mas na. Para ma-manifest namin. Korda lang. Dayo, onti lang nakaka-relate nung sinabi mo, tuloy mo. Nagagets namin yung sinabi mo na iak. Yung parang kasi di ba nandito yung sensation sa root chakra, sa sacral chakra, yung genitals mo, ganyan. Gusto mo ipi-please mo yung genitals mo. Magkaka-orgasm ka, ilalabas mo. Saan napupunta yung ano mo? Dapat sa'yo. Dapat sa iyo 'yun eh. Dapat ano mo 'yun eh. Parang life force energy mo 'yun nung lalaki. Sa bibig. So So ano? Yung life force energy mo kasi nagagamit mo siya hindi lang siya pang sex or ano, yung sexual energy nagagamit mo siya sa ibang bagay. Na yun, sex tawisin na 'yan. Sex ano, sexual alchemy ganun. Para i-transmute mo 'yun dito 'yan. Ita-transmit. Sobrang ikonti lang makaka-relate sa'yo. Pero maintindahan naman. Ita-transmit mo yung sexual energy. Yung kunwari, nalilibugan ka, ganyan-ganyan, gusto mo ng ano, blah, blah, blah. I-balance mo yung ano, i-balance mo yung genitals mo na parang wag ka laging ganyan kasi parang ma-fuck up nga yung ano mo, yung mga ibang parts ng chakra mo, may imbalance, may imbalance yung utak mo, ganyan-ganyan, mga ganun-ganun. So iakyat mo dito para yung life force energy mo na nagagamit mo siya sa ibang bagay, nagagamit mo pang manifest ng mga gusto mong ano, yung mga makabuluhang bagay, ganun. Gagawin niyo yun together na parang pinabetter yun nung lalaki tsaka nung babae. Yung yo, 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 may tanong ako sa'yo, girl. Yung sinasabi ni Bugoy kanina, totoo kaya yun? Pag linabas ko yung chakra ko, di ba? Sabi ko? Hindi yun siya. Sa bunganga, di ba? Sabi mo kanina. Okay. Pag yun nga, pag linabas ko yung chakra ko, tapos pumunta sa... Sa bunga nga nung... Oo, pumunta sa babae, linunok niya. Mapupunta ba sa ano niya? Mapupunta sa kanya. Hindi. Mapupunta. O, kita mo, pre, mapupunta yun. Di ba? Yung kakaiba yun. Kaya para... Sa tatalino yun? Tatalino yung babae? Ganun? Takita mo. Oo, di ba? Binigyan kita ng chakra ko, eh. Di ba? Kaya yun din yata. Di ba? Koy, yun din nga tanong ko eh. Tignan mo ito ah. Nag-geto ba ako? Kayo may. Siya ang may alam eh. Baka masagot niya yung naglalaro sa utak ko. Koy, alam niya yung kailangan i-feed mo sa utak mo yung ano eh, di ba? Naalala mo yun? Yeah, yeah. Di ba? Naalala mo yun, di ba? Yung si tropa. Yeah, di ba, Koy? Paano nga yung pag nilunok niyang ano, eh malapit na sa utak niya? Pag nilunok niya. Ano nga, nilunok nung babae. Ay, kasi hindi pa bababa na pag nilunok, Koy. Pag nilunok nung babae kasi yun, mapupunta nga sa energy ng babae. So parang
pwedeng masakin yung energy. Parang magiging energy vampire yung babae. Kaya parang energy hindi vampire. Kayo, hindi kayo nagiging good. Parang hindi nagkakasundo yung dalawa. Kasi parang lagi lang naglalabas-labas eh. Imbis na gamitin imbis ng lalaki yung energy na yun sa ibang pampalakas na sana. Mas lalo din mag-build up yung connection nung, ano eh, nung dalawang tao. Kasi nga, di ba si tropa so, natin, epekto sa lumunok nun. One month siyang hindi nagpapalabas, di ba? Full body orgasm. Yung may kilala rin kasi kaming ganyan. Kunyari, one month, everyday rin siya nakikipag-sex, ha? Pero hindi niya pinapalabas. Hindi, nag-orgasm siya pero body lang. Oh. Then, tapos yun nga ang ginagawa niya, pinapakit niya sa utak. Totoo yun. Oh, tol! Real talk, nanginginig lang siya. Yung anong epekto sa babae nun? No. Yung sinabi mo kanina, di ba, energy vampire. Negative. Hindi lahat. Na parang... Anong... Hindi lahat. Ha? Parang kunwari, depende. Yung babae ba na yun na inano mo, ano partner mo yun, o parang ano lang, tinrip mo lang. Based on experience sa akin naman, pag bad mood ka, tapos pinakain mo sa babae yung similya mo, magiging bad mood din siya. Pero pag good energy, ganun. Oh, pag, mapapasa pag nirewardan mo siya. Kung ano yung, energy mo nung nilabas mo yun. Pagsalita ng isang buwan yan. Sabi na ng iba. Walang semen retention. Sabi daw ng iba yung pag inano mo daw yung ano, moda ng ano, ay kalal. Lumalaki daw yung ano. Lumalaki daw yung boobs. Pure sentence sa baliktad yun. Lumalaki daw yung dede. Okay, go, go, go. Lumalaki daw yung dede ng babae kapag ano daw nilulunok daw yung mga ganun. Totoo yan. Ah, yun lang. Napaniwala kanila. Ano? Ito. Napaniwala. Para lumunok ka lang yung dede ko. Pinapalunok ka lang. Hindi, nabasa ko yung totoo yun. Totoo talaga ako, naniniwala ako dyan. Nabasa ako yan. Yung tanong kanina, yung nagiging epekto sa babae. Kapag kinain niya yung... Ang galing mag-sell a dream mo. Gabi, paniwala ka nung kung sino man nagsabi sa'yo nun, napalunok ka tuloy. Baby girl, lalaki ang ano mo. Dede mo. Oo, napalunok tuloy siya. Oo. Lalo na pag blood type A plus yung lalaki. A plus ako eh. Marketing! Galing ng marketing mo, ha? Marketing genius ka talaga, son. Ano nga yun yung, tiyatanong nyo ano yung magiging epekto sa babae kapag nilunok niya yun. Parang scientifically na lang, para hindi na depende sa sitwasyon. Tataas yung testosterone ng babae. Which is strong. Tataas yung masculine energy niya, kaya nagiging parang, yung babae yung parang hindi ganoon ang effect kapag sa ano nilabas? Ah? Hindi ganoon ang effect pag sa loob nilabas? Pag sa loob nilabas? Sandali, curious ako eh, ano ba? Ganoon din eh. Science, favorite sa akin. Tama yung tanong mo, pre. As a person na... Nag-gets mo yung tanong niya? Paulit, take two. Kunyari sa loob, ano? Pinutok sa loob. Tataas din ba yung testosterone? Ganoon din ba ang epekto sa babae? Kung hindi siya parang nabuntis, ganoon. So, pwede kayo mag-love making, pero hindi mo siya, pag para mag-orgasm ka na, hindi mo dito ipo-focus yung sa genitals, yung pleasure. Ano mo muna, unti-untiin mo muna, iangat yung chakras mo, dito muna sa heart, ramdamin mo. Bakit kayo nag-love making? Sa dibdib mo muna ilang. Love nyo yung isa-isa. Angat mo. Mag-express kayo ng ano, sa throat chakra naman. Mag-express kayo na. O sandali, nasa throat na kami! Nasa throat na. Nasa throat ni! Oo. Tapos sa third eye chakra, ano ba yung vision nyo together? Ganyan-ganyan. Ulit-ulit, unas dito. Heart love chakra, heart, yung love. Tapos throat Throat chakra, yung expression nyo, yung communication nyo. Tapos pag... Hindi ka natitigasan yan, kakaisip mo rin. Yung chest pa, yung chest. Mas lalong titigas eh. Throat chakra na! Mate, mas lalong magkano yung mag... Anong tapos nung... Hindi ang point ko, pag nag-iisip ka pa ng ganyan, hindi titigas yung etik mo. Hindi, mate, mas lalo ano nga eh, mas... Lalo daw titigas to. Mate, mas connected kayo each other, parang mararamdaman mo. Aputa, nagkasundo kayo. Parang yung inhale, yung sinasabi niya, yung sa dibdib, kailangan parang sabay kayo ng breath pag nag-uungol kayo. Kamasutra na yan mo, then parang pag ano naman, susunod yung contact, Bob, pag nagtititigan na kayo ng babae, parang nagkoconnect kayo dahan-dahan. Tapos, ayun na. Mawawala yung libog mo dahan-dahan dun eh. Mawawala pag nakuha mo yung pick na yun. Libog sa genital. Mawawala, tapos parang yun na, yung full body mo yung na-orgasm na parang shit. Ang blissful na itong experience na to. Parang ito. Blissful. Damn, blissful.
Grabe, no, libog lang yan. Libog lang, libog lang yan, no? Sa Tagalog, sa Pinoy, libog. Libog no, hindi, kasi pag yung libog, nakafocus lang sa genital. So yun nga, inangat mo, inalis mo yung focus dito kasi parang na-imbalance. Dito na focus yung sex ano. Sex tawism yan? So ayun, di ba, yung heart chakra, nasa heart chakra na, tsaka throat chakra. Sa third eye chakra naman, yung vision nyo. Ano yung vision nyo together? Ano gusto nyo i-manifest? Tapos pag ano yan, parang yung feel nyo na parang, ano, yung sobrang connected na kayo na habang ginagawa nyo pa rin, ha? Okay, matagal yung lalaki, ha? Isipin mo, no? Habang gumagalaw kayo, ha? Ganon. Nag-o-order kayo habang gumagalaw kayo, ha? Tapos, tsaka nyo i-manifest, papaputukin nyo sa crown chakra. Tapos, malaki yung ano niya, effect niya sa buong collective. Ikaw yung babae, di ba? Alam mo yung mga ganyang knowledge. Nakikipag-sex ka, yan ang mga iniisip mo. Sabi sila lalaki, gusto ko lang labasan. Sibin mo, no? Di match. O di ba ganyan dito sa Milk and Wine Podcast? Sa mga gusto magkaroon ng logo dito. Abot kita, guess me. Message nyo lang ako. Abot kita. Sa mga babaeng gustong sumali dito sa Milk and Wine Podcast, message nyo sa Bruwa.